Hello, good morning. So, I need to record again kasi yung audio at saka video na nirecord ko kahapon, hindi nakasync yung audio doon sa video. Okay? So, natapos ko na sana yung lecture, no? That is almost 3 hours, more than 3 hours for this introduction to cybercrime. Hindi pa kasali yung environmental laws. Kaya lang, nagka-problema. Di ko na set up. Di ko na malayan na di pala na kaset up yung microphone ko. No, yung bitrate niya. Tsaka yung frame rate ng video. Okay? Yung video nitong camera. Tsaka yung video ng screen recording. So, I need to record this again para maayos yung pagkakaturo ko sa inyo. Okay? So, I am Police Corporal Christian Jimena Corpus and I am tasked to discuss to you, no, itong introduction to cybercrime at saka itong environmental laws. Itong dalawang subject na to is kinumbine siya sa isang subject, okay? This is CDI-9 na makikita nyo dito sa taas. This is CDI-9. So, under siya ng Crime Detection and Investigation na area. So, itong December lang yung katatapos na board exam. No, automatic, diba? Kasali na ito doon sa kanilang new curriculum. Kasi nga, new curriculum to eh. Dati, pagka-graduate ko, year 2014, itong mga subjects na to is wala pa. Okay? Pero nai-incorporate naman to ng paunti-unti doon sa mga other subjects. Okay? Itong cybercrime, nalalagay siya minsan doon sa organized crime investigation. Tsaka, itong environmental laws din. Okay? So, itong dalawang subject na to is talagang magkaiba. Itong cybercrime tsaka environmental laws. Okay? So, nagkataon lang na kinumbine sila sa iisang subject. When we say cybercrime kasi, we are talking about computers, internet, ano ba yung mga cybercrimes, cybercriminals, tsaka very important yung Republic Act 10175. But if you will be talking about environmental laws, siguro naman alam nyo what is environment, no? Napaka-importante na protektahan natin yung environment. Kasi yung environment, kaya nilang mabuhay, okay? Nang walang tao. But yung tao, hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala, sira yung environment natin, no? So, nakikita natin sa TV, sa mga balita, napakaraming baha, no? Konting ulan lang, baha agad. Hurricane, no? Yung Yolanda, okay? Lindol, okay? So, primarily, yung baha is caused daw ng pagkakakalbo ng ating kabundukan, no? Wala nang masyadong sumisipsip dun sa tubig, tsaka wala nang humuhold dun sa lupa, yung mga ugat ng ating mga puno, hindi na naghuhold dun sa lupa, tsaka nagkukos yan ng pagguho, no? Landslide, no? Maraming namatay. Recently lang, merong landslide dito sa Bukidnon, sa Municipality of Malitbog yata. And there are people na natabunan, no? Meron pa ding hindi na recover. Tsaka yung mga baha, it was caused primarily daw, no? The same, pagkakalbo ng ating mga kabundukan, tsaka nagkaklag yung ating mga drainage dahil doon sa mga basura na tinatapon natin. Okay? Kaya it is important to make sure na yung ating environment ay in a good shape. Okay? Dapat di na siya mag-deteriorate. Okay, so alam naman natin na yung mga tao is common motive nila is monetary gain. Okay, maraming nagmimina, maraming nagkakaingin, illegal logging. Yun yung pag-uusapan natin dito sa environmental laws. Okay, so let's start with this, no, itong cybercrime. And
Let me this ano ba yan? Let me introduce to you yung klase ng presentation ko. Itong presentation na to is I am using a mind mapping tool, yung Xmind na app, and I am recording this screen using Camtasia and including my webcam at yung audio para sabay. Yun nga lang yung nagka-problema kahapon, hindi magkasabay yung video tsaka audio. Kaya ngayon, December 11, inuulit ko yung pagtitake ng video. But it will run for siguro mga 4 hours itong review natin. So let's discuss first what is cybercrime. Okay? So kapag narinig natin yung cyber, okay, ano yung tumatatak sa isip natin? Diba computers, internet? Okay? But to be strict dito sa definition ng cyber, kapag sinabi natin cyber, dapat connected siya sa internet. Okay? Cyber network. Okay? Tapos pag dinipine naman natin yung computer, pag sinabi natin computer, that is a device that is capable of computing, storing, analyzing, retrieving data from the database. Yan yung computer. And I want to make it clear na pag sinabi natin cybercrime, it doesn't mean na kailangan nakakonekta sa internet. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na computer assisted forgery, computer assisted na fraud. Okay? That is not necessarily na nakakonect sa internet. As long as you are using a computer to perpetrate, to help you in the commission of the crime, that is considered a cybercrime. It is specifically defined din dito sa RA 10175, kung makikita nyo dito sa notes, na all crime defined and penalized by the Revised Penal Code as amended and special laws if committed by, through, and with the use of information and communication technology shall be covered by the relevant provisions of this act. Okay? So kapag gumawa ka daw ng felony or crime by the assistance of a computer, okay, that is punishable na, okay, sa RA 10175. Tsaka ang mas masakit pa dito is mas mataas yung penalty. Okay, so different naman yung story kung yung keyboard ng computer or yung mouse is ginamit mo sa pagpatay sa tao or sa pananakit. That is not cybercrime. Yung pinalo mo ng keyboard, that is not considered as cybercrime. Okay? That is either physical injuries or homicide kung namatay. Diba? Pagpalo mo ng laptop, pagpalo mo ng keyboard, okay? That is not cybercrime. That is punishable under our Revised Penal Code. So, let's define what is cybercrime. Criminal activities carried out by means of computers or the internet. Okay, by means of computers, kahit di nakakonekta sa internet. Tsaka, more na kung nakakonekta sa internet. No? Like cyber libel, okay, or online libel. Okay, using social media to commit libel. Okay, that is defined, no, pa rin dun sa ating RA 10175. So second definition, cybercrime may be defined as any unlawful act where computer or communication device or computer network is used to commit or facilitate the commission of a crime. Okay, you are using a computer network now or communications device para mag commit ng crime. That is what cybercrime means. Okay, so let's proceed na dito sa ating history ng cybercrime. Okay, so medyo mahaba yung history ng cybercrime. Way back year 1834, meron na tayong matatawag na cybercrime. Kasi dati yung French telegraph system ay gumamit ng yung mga French, gumagamit sila ng telegraph for their communication. At meron dang dalawang thieves na nag-hack dun sa French telegraph system and is steal
yung mga financial market information, effectively conducting the first world cyber attack. Okay, so remember yung French telegraph system. Huwag nyo nang i-remember tong date. Okay, as long as you remember tong French telegraph system. Okay, so medyo mahaba to. So yung ginawa ko, yung mga, sa tingin ko is mas importante, is nilagyan ko ng pulang kulay. Kaya direct na lang tayo dun sa pulang kulay kasi para di na tayo masyadong matagalan dito sa history. Okay? So, by the way, may ibibigay ako sa inyong PDF. Okay? Kasi itong mind map na to, pwede ko namang i-transpose, no? I-translate, ano bang tawag dyan, to convert dun sa PDF para pwede nyong basahin. Kaya lang medyo mahaba, bahala na kayo dun sa pagbabasa, diba? So, I need to discuss. Okay? So, next, year 1878, early telephone calls, 2 years after Alexander Graham Bell. Ito si Alexander Graham Bell, siya yung naka-invento ng telephone. Kaya siguro, no, Bell yung tawag dun sa ring ng ating telepono. Okay? So, invents the telephone. Okay? The Bell Telephone Company kicks a group of teenage boys off the telephone system in New York for repeatedly and intentionally misdirecting and disconnecting customer calls. Okay, yun yung ginawa nung group ng mga teenagers. Okay, so mini-misdirect nila, tsaka dinidisconnect nila yung mga tawag ng mga customer. Okay, kaya nasasabotahe yung company ni Alexander Graham Bell. Okay, first, ethical hacker. So, ano ba tong ethical hacker? Meron tayong tinatawag na white hat hacker, no? Another term for that ethical hacker. Ang tawag sa kanila is white hat hacker. Meron din tayong tinatawag na black hat hacker. Okay? So, kapag narinig natin yung black hat, no? Black means bad. Pero hindi literal na bad yung black kasi may mga taong mahilig sa black, hindi naman sila bad. But for this lecture, no, black hat hacker is those bad hacker. Pero itong ethical hacker, these are those good hacker. So ano yung ginagawa nila? For example, ako ang may-ari ng isang company. So technology company siya. I need to use computers, I need to use internet connection, and I don't want to be a victim of cybercrime. So mag-hire ako ngayon ng ethical hacker or white hat hacker para makita ko kung saan yung vulnerabilities ng aking company. Okay? So sasabihin ko sa niya, okay, so can you please find any vulnerabilities? Pakihanap nga kung saan yung may butas dito sa company ko para hindi ako maging victim ng mga hacker. Okay? So yun yung pinagagawa ng ethical hacker. So, tumutulong siya sa mga company para hindi sila ma-hack, para hindi sila maging victim ng cyber crime. Okay, pag sinabi natin cyber crime, yung ginagawa ng mga cyber criminals. Pag sinabi naman natin cyber criminals, of course, yung mga tao na gumagawa ng cyber crime. Okay, dito tayo sa rabbits virus. An anonymous person installs a program on a computer at the University of Washington Computer Center. Okay? The inconspicuous program makes copies of itself. Okay? So, yun yung mga virus na pag kinlik mo siya, dumudoble. Okay? Pag click mo na naman sa isa, dumudoble. Hanggang dumami ng dumami, mapupuno yung memory nyo, maglalag yung computer. Tsaka, it will be rendered unusable. Okay? Hihina yung processing ng computer, no? That is rabbit's virus. Kaya siya tinawag na rabbit's virus kasi nga, nagbi-breed siya ng parang rabbit kasi yung rabbit na mabilis siyang mag-breed. Okay? Madali siyang magparami. Kaya tinawag siya na rabbit's virus. Okay? So, until the computer overloads and stop working, it is thought to be the first computer virus. Okay?
first computer's virus is rabbit's virus. So meron akong narinig na mga sabi-sabi na yun daw mga virus, ang may gawa nun is yun lang din nagbebenta daw ng mga antivirus. Okay? So posible, di ba? So gumawa ka ng virus tapos ikaw lang din yung gagawa ng antivirus para bumili sila sa inyo ng antivirus. Okay? That is haka-haka, no? Hindi ko alam kung totoo, pero posible maging totoo. Okay? So proceed naman tayo dito kang Kevin Mitnick. Beginning in 1970, itong si Kevin Mitnick penetrates some of the most highly guarded networks in the world, including Nokia and Motorola, okay? Using elaborate social engineering schemes, tricking insiders into handing over codes and passwords, and using the codes to access internal computer systems. He becomes the most wanted cyber criminal of the time. Okay? So remember nyo si Kevin Mitnick. Okay? So the most wanted cyber criminal of all time. Okay, dito naman tayo sa year 1973, embezzlement. Ito yung bangko naman na nilikawan ng teller. Okay? So sa New York to, ninakawan ng teller yung bangko. Over $2 million yung nakuha niya. Okay? So napakarami. So first, spam email. So ano ba tong spam email? Kapag sinabi nating spam email, ito yung mga emails na nagko-contain ng possible viruses, mga blacklisted na links, mga blacklisted na attachments. Yan yung spam email. Okay? So kung mapapansin nyo, diyan sa mga email natin, no, especially itong Gmail, no, Google Mail, meron siyang spam folder. Kung active kayo online, kung nagkikiklik kayo diyan ng mga links at nagre-register kayo, nagsusubscribe kayo sa iba't ibang mga pakulo diyan sa internet, nilalagay nyo yung email address nyo, yung cellphone numbers nyo, meron kayong marireceive na mga advertisement. Okay? So makikita nyo yan sa email nyo. But you can opt out. Pwede kayong mag-unsubscribe. So yung mga spam emails naman, hindi kayo nag-subscribe sa kanila, pero kasi nga yung email nyo is nilagay nyo na online, nare-record na yon, no? Like in Google Sheets, no? In Google Forms nga, kaya nating mag-collect ng emails. At bakit nila kinukulik yan? Kasi always na ginagamit ko yung email nyo. So always na kayo na pwedeng maging customer ng company nila. Kaya nagsisend sila sa inyo ng mga advertisements, mga links, attachments. And pag tinawag nating spam email, no, wala kang subscription sa kanila. Okay? So hindi ka nag-subscribe, pero bakit naka-receive ka ng ganyang email? That is unsolicited commercial messages. Okay? Pumupunta dun sa inbox nyo. Oh, bakit ako naka-receive ng ganitong email? Hindi naman ako nag-subscribe sa kanila. So, yung Google natin, no, meron silang system na ginagamit na automatic nilang madidetect na that is a spam email. Especially kung sinisend nila sa marami the same attachment. That is posibleng mayroong lamang virus. Okay? Automatic nila nilagay sa spam email. So minsan nagfo-false positive naman yung mga legitimate email kahit na wala naman siyang harm. Okay? Mapupunta siya dun sa spam email. So it is also beneficial para sa inyo siguro na na-try nyo na na may nag-email sa inyo at hinihintay nyo pero hindi nyo makita dun sa inbox. So try to go to the spam email kasi baka yung mga attachments nila ay suspicious. Okay? So go to your Gmail, punta kayo dun sa spam at tingnan nyo kung meron kayong mga message na nandun. Okay? So in our cybercrime prevention, okay? So proceed tayo dito sa prevention. One of the tips is huwag daw kayong mag-open ng
mga spam emails, no, yung mga attachment. Okay? Never open attachment in spam emails. Bakit? That is risky. Pwede na lang dyan ipadaan yung virus. Lagyan nila yan ng virus, lagyan nila yan ng Trojan horse virus. Nakala nyo, legitimate lang na app, dinownload nyo ngayon, pagka-install nyo dyan sa computer nyo. Okay? So, tsaka pa lang siya na sisira ng computer. Okay, that is Trojan horse at madadaanan din natin yan mamaya. Okay, at tip lang, huwag kayong o-open ang attachment, huwag nyong i-download. Kasi baka may virus na laman. Okay, so in order to be more protected, no, online, kung meron kayong mga laptop, kailangan nyong i-update palagi yung operating system nyo, no, doon sa mga computer nyo. I-update nyo parati yung operating system tsaka yung antivirus nyo. Kasi yung antivirus na yan, meron na silang database ng mga virus at automatic na pinapa-update nila sa mga computers. Okay? Yung Windows, meron naman siyang dedicated na antivirus. So, no need na mag-install kayo ng mga other antivirus kasi nga yung antivirus na mga apps na yan, malaki yung kinukuha nila sa memory. Kasi always yan sila nagra-run in the background. Kasi pag in-off mo naman yan, magiging vulnerable yung computer mo. Okay? So, Windows 10, Windows 11, meron na siyang automatic virus protection, no? Dedicated na galing sa Windows. Meron na silang database na kapag may bagong virus, automatic na i-update nila yung antivirus na naka-install dyan sa inyong mga laptop or computer para hindi kayo maging vulnerable. Okay, so yung mga previous versions ng Windows, tingnan nyo kung wala kayong antivirus. At minsan naman yung mga antivirus na yan, nagsisend naman sila ng unsolicited advertisements, commercial messages sa inyo. No? Pagka-open nyo ng laptop, pagka-open nyo ng computer, automatic siya na magpa-pop out dyan na pinapabayad kayo. Kung gusto nyo maging protektado kayo, magbabayad kayo. Tapos pag-close mo, hindi naman siya nagku-close talaga. Kasi pagka-open nyo sa computer nyo, lalabas ulit siya. So, yung gagawin nyo, dapat i-off nyo yung auto-start, no? Control-Alt-Delete. Tapos punta kayo doon sa startup, i-click nyo yung app na nag-startup na yan para hindi na yan makagulo dyan sa computer nyo. Okay? So, dito tayo sa cybercrime conviction. Conviction siya, kaya lang yung penalty naman is 1,000 hours lang na community service tsaka 2.5 years ng probation. Alam nyo naman siguro ano tong probation, no? Magsiserve siya, no? Yung penalty niya is just outside the institutional, the correctional institution. Okay? Part siya ng ating non-institutional correction kasama ng parole, probation, reprieve, pardon. So, nandun yan sa inyong correctional administration. Okay? So, Ian Murphy, also known as Captain Zap, hacks into the AT&T network. Itong AT&T network na to, ito naman yung Globe, Smart, or dito telecommunications nila dun sa ibang bansa. No, ang ginawa ni Captain Zap is change na yung internal clock to charge off our rates at peak times, no? Free calls. The first person convicted of a cybercrime and the inspiration for the movie Sneakers. So, hindi ko pa napanood itong Sneakers na movie, but I think this is very interesting movie kasi hacking. Gusto ko talaga itong mga ganito eh, yung mga hacking. Okay, so remember Captain Zap. Okay, baka matanong sa board exam, he is the inspiration daw sa movie na Sneakers. Okay, so logic bomb. Ito namang logic bomb, pinasabog niya yung
gas pipeline, gamit lang ang code, di ba? Napakagaling. Walang mga explosives na nilagay. Okay? So the CIA blows up a Siberian gas pipeline without the use of a bomb or a missile by inserting a code into the network and the computer system in control of the gas pipeline. Okay? The code was embedded into the equipment purchased by the Soviet Union, no, yung Russia, from the company in Canada. Okay? That is logic bomb. Code lang yung ginamit. Okay? Tsaka na pasabog na yung gas pipeline. Okay, so first virus in Apple computer. Itong Apple kasi hindi siya katulad ng Windows, okay? So yung Windows kasi open source yung code ng operating system nila. So pwede siyang gamitin ng Samsung sa mga laptop nila, pwede siyang gamitin ng HP, pwede siyang gamitin ng Asus. Okay, itong laptop ko Asus, yung gamit niya na operating system is Windows. Okay? So, kaya maraming mga tao yung pwedeng makakita ng mga codes nila. Kaya nagkakaroon sila ng time, ng opportunity to study the codes. Ano ba yung meron dito sa Windows? Paano natin siya i-attack? Okay? Unlike dito sa Apple computer, walang ibang brand ng laptop na gumagamit ng Mac OS. Okay? Walang other brand of cellphone na gumagamit ng iOS. Only Apple products. Kaya medyo mahirap siya i-infiltrate kasi nga hindi siya, yung codes niya is not open to other developers. Okay? That is the advantage ng Apple. Okay? Minomonopolize nila yung app nila para sa kanila lang. Hindi nila nilalabas sa iba. So, the same din dito sa Android. Itong Android, nabili din ng Google sa ibang company. Okay? So, uso kasi yung pagbili-bili ng mga companies. Okay? So, like yung Friendster dati, bibilhin dapat siya ng Facebook pero hindi pumayag yung Friendster. Kaya yung Friendster is nawala na sa market. Yung common na ngayon na social media natin is yung Facebook. Okay? And they are always upgrading, developing, and innovating, no? So, malaking tulong din siya dun sa mga marketer, sa mga business owners, yung Facebook na yan. Kasi merong mga ads dyan, okay? So, year 1982, remember the first virus in Apple computer. No, hindi pa rin siya nakaligtas. Kasi yung Apple, nagkaroon pa rin ng virus. Kahit yung operating system nila is exclusive for their products only. So, ganyan naka-advance yung cyber crime during 1982. Okay, how much more ngayon? But ngayon, our cyber security is much more developed also. Developed na din yung ating cyber security. As far as I know, medyo advanced na din na mag-isip yung mga tao. But yung mga cyber criminals natin ay nagiging mas creative at innovative din. Kaya hindi pa rin tayo pwedeng magkumpiyansa. Okay? Especially kayo ngayon na medyo open, mas open na yung world natin, no? Online. Lagi kayong nagpo-post sa Facebook, lagi kayong nagpo-post ng mga pictures, hindi nyo namamalayan. Yung mga personal informations nyo is napopost nyo na online. Okay? So, year 1988 naman, meron tayong Morris worm. Robert Morris creates what would be known as the first worm on the internet. Okay? The worm is released from a computer at MIT excuse me, to suggest that the creator is a student there. No? Ginawa niya yung virus na yon, yung worm na yan, doon sa MIT para magkamalan na, pagkamalan na yung worm na yon is galing doon sa MIT, kahit di naman. The potentially harmless exercise quickly became a vicious denial of service attack when a bug in the worm spreading mechanism leads to computers being infected and reinfected at a rate much faster than he anticipated. Ano ba tong denial of service attack? Okay.
yung computer nyo is na re-rendered as unusable. Okay? So, hindi nyo na magamit ng maayos yung computer nyo. That is the denial of service attack. And DOS, okay? Meron din tayong tinatawag na DDoS or Distributed Denial of Service Attack. Ito naman yung mga website na hinahack ng mga hacker. Okay, so yung ginagawa nila, kasi yung mga website na yan is meron siyang limit on how much, no, gaano ka raming users yung pwedeng mag-access ng website na yan simultaneously. Okay? Simultaneous. Okay? So, for example, I have a website. So, 100 lang yung limit na pwedeng mag-simultaneous na mag-visit yan sa website. Kapag umabot niya ng 101, automatic na magda-down yung website. Okay? So, yung ginagawa ng mga hacker dyan, yung DDoS, yung Distributed Denial of Service, is simultaneous silang mag-visit dun sa website. No? At kapag nag-down na yun, okay, success na yung hacking nila. Okay, so yung Facebook ba, ilang users na ng Facebook dito sa Pilipinas? Okay, so ilang tao na yung may Facebook account? Diba? Napakarami. And every day, simultaneous yan na nagbibisit. Minsan nga yung ibang tao is umaabot ng 5 hours lang sa kaka-Facebook. No? Try to go to your phone, go to settings, search nyo dyan yung screen time nyo. Makikita nyo kung gaano kayo katagal na nag-Facebook. Okay? So, when you are doing Facebook 5 hours a day, okay? 5 hours out of 24 hours, in 24 years, 5 years din kayo na nag-Facebook. Okay? Tapos, dadagdagan nyo pa yan ng TikTok, Messenger, YouTube, Twitter, Instagram. Okay? Siguro half of your life, more than half of your life, is babad kayo dyan sa inyong mga cellphone. Okay? So, life is very exciting. No? If we opt out dyan sa mga social media na yan. Okay? So, marami ding yan, visions, maraming mga magagandang gawain na dapat tayong ginagawa other than Facebook, like making lectures, like studying, okay? Following your passion, following your ikigai, okay? That is better, no? Than magbabad dyan sa mga social media na yan, okay? So, Morris Worm. Punta tayo dito sa Trojan Horse. Itong Trojan Horse, dati kasi sa Greek mythology, no, wala namang daw evidence na nangyari talaga tong Trojan War na to. But sabi sa Greek mythology, yung mga Trojans gusto nilang umatake sa isang castle. Kaya lang yung castle, yung first line of defense nila is napaka-taas, no? Hindi nila kayang pasukin. Okay? Kasi nga may naka-ready din na archer doon sa taas. Hindi sila makalapit. So, yung ginawa ng Trojan, umalis sila. So, napaka-strategic ng ating mga Trojan dito sa Greek mythology. So, umalis sila. So, akala nung other tribe or other na mga tao, no, yung other group na umatras yung Trojan. So, akala nila panalo na sila. But yung mga Trojans, nag-iwan sila ng wooden horse. Yung wooden horse na yan, iniwan nila doon. Okay? Hindi siya horse na talagang kabayo, but wooden, parang laruan. Okay? Kahoy siya at nagmistulang kabayo. Okay? Pinorma nila as kabayo yung kahoy. Okay? So as a sign of victory, no? Sabi nila victorious na tayo kasi yung mga Trojans umatras at nag-iwan pa sila ng laruan. Kaya kunin natin kasi yun yung ating trophy. Okay? Ginawa nilang trophy yung iniwan ng mga Trojans. Kaya pinuntahan nila. Pagpunta nila, syempre dinala nila sa loob ng kaharian nila. Nung nasa loob na ng kaharian, syempre victorious sila.
Siyempre may party, diba? Magiinuman, diba? Magkakantahan, magpupuyatan, okay? Merong mga wars dyan, diba? Merong mga babae, siyempre, di pwedeng mawala yan, diba? Pag may victory, may malaking victory kayo, kailangan nandyan, okay? Pagkain, siyempre, lasing, puyat, busog, siyempre, tulog, diba? So, di nila alam na yung wooden horse pala na yun, meron palang laman na mga elite forces ng mga Trojans. Okay? Dinala kasi na sa loob ng castle. Nung nasa loob na, mga 1 a.m. or 2 a.m., lahat tulog na, lahat lasing. Okay? So, lumabas ngayon sila dun sa wooden horse. Okay? At, yun na nga, pinagpapatay nila yung mga nasa loob ng castle. Okay? So, kapag sinabi natin Trojan Horse Software, yun yung pagda-download natin ng mga benign applications. Okay? Yung akala natin is okay lang. For example, ayaw nyong magbayad ng Photoshop. Pumunta kayo ngayon dun sa piratebay.org. Nag-search kayo ng Photoshop, tsaka dinownload nyo. Kasi gusto nyong mag-edit ng mga pictures, di ba? For Instagram, for your Facebook. Kaya ngayon, nag-download kayo ng Photoshop. Okay? So, in-install nyo ngayon. Akala nyo harmless. Pero, meron pala siyang libreng Trojan virus. Okay? So, pwede siyang maging ransomware, pwede siyang maging worm, pwede siyang maging virus. Okay? Pwede siyang maging worm, pwede siyang maging, yung sabi ko kanina, yung Brabitz virus. At pwedeng makasira doon sa inyong mga computer. Okay? So, dati, no, a diskit claiming to be a database of AIDS information is mailed to 2,000 of AIDS researchers. Yung target nila is yung mga researchers ng mga ng AIDS, yung autoimmune disease, ano ba yan? Syndrome, autoimmune disease, okay? So pero sa Bisaya may ibang meaning tong AIDS na to eh. Hindi ko lang masabi kasi medyo basto siya. Okay? So, subscribers in 2 IOK computer, it contains a Trojan, after the Trojan horse of Greek mythology, or destructive program masquerading, nakamaskara siya. Okay? So, akala mo okay lang na app, okay, download ko to. Pagka-download mo, automatic naman siya nag-install. Okay? Then, tsaka masisira na yung computer. Okay, that is Trojan horse software. So, itong SSL, napaka-importante. Secure Socket Layer. It encrypts your inputs dyan sa inyong mga computers. Okay? So, kung mapapansin nyo, kapag nag-visit kayo ng website, minsan nakalagay HTTP lang. Okay? Minsan naman HTTPS. Kapag nakakita kayo ng S, dito kasunod ng HTTP, meaning dyan, is yung may-ari, yung administrator, owner ng website, is nag-subscribe sa SSL. Kasi yung SSL, another bayad na naman yan. Eh, kung kukuha kayo ng website, syempre kukuha kayo ng domain name, kukuha kayo ng hosting, at idadagdag mo ngayon itong SSL. Tsaka meron pang iba, protection para hindi kayo under sa DDoS, tsaka extra expense to doon sa mga may-ari ng website, itong SSL. But it is very beneficial kasi itong SSL, yung mga users ng website mo, lahat ng information, no, not just doon sa may-ari ng website, but of course doon sa mga users. Lahat ng input nila doon sa device is ma-encrypt. Pag sinabi nating encrypt, it will be rendered as unreadable. Okay? So yung Christian magiging iba't ibang kuan na siya. Iba't ibang symbols, okay? So ang kabaliktaran niyan is to decrypt. Okay? Kung gusto mo namang mabasa yung unreadable na text. Okay? So that is SSL or secure socket layer. So facebook.com, tingnan niyo sa facebook.com kung meron bang HTTPS. Siguradong merong HTTPS yung ating Facebook. Okay? Encrypted yung lahat ng inputs mo dyan.
Okay, so Melissa virus, a virus infects Microsoft Word documents. Ito naman, Microsoft Word documents yung ini-infect niya. Automatically disseminating itself as an attachment via email. Okay, via email yung pag-infiltrate niya. It mails out to the first 50 names listed in an infected computer's Outlook email address box. The creator, David Smith, says he didn't intend for the virus, which caused $80 million in damages. Okay? So, napaka-advanced. Kung sino yung gumawa ng virus na yan, na natatrack down talaga, no? 1999, year 1999 pa lang to, natatrack down nila kung sino yung may gawa. Okay? So, itong I love you bug or I love you virus, yung may gawa si Onel de Guzman, Pilipino to. So, napaka-laking damage yung nagawa nito worldwide. No? Hindi lang dito sa Pilipinas. Okay? Worldwide yung damage na ginawa niya. Okay? Napasok pa niya yung CIA, yung Pentagon. Okay? So, let's proceed to another ito. The Stuxnet Worm, a malicious computer virus called the world's first digital weapon. Okay? Digital weapon. Is able to target control systems used to monitor industrial facilities. It is discovered in nuclear power plants in Iran. Yung mga nuclear power plants daw sa Iran, merong nakitaan sila ng Stuxnet worm, where it knocks out approximately 1/5 of the enrichment centrifuges used in the country's nuclear program. Okay, so yung nuclear program ng Iran is napasok ng Stuxnet worm. Okay? So, DNC email leaks, Democratic National Committee emails, no? Kaya daw natalo si Hillary Clinton kasi nag-leak yung mga emails na pinagsisend nila doon sa Democratic National Committee, yung grupo nila. Okay? So, yung mga emails, exchanges of emails nila is nag-leak. Kaya nga natalo daw siya year 2016. Okay. So that's all for the history of cybercrime. Napakarami niyan at kayo nang bahalang magbasa diyan sa inyong mga PDF, yung ibibigay kong PDF. Okay, so let's proceed to close na natin to. Okay, so proceed tayo dito sa types of cybercrime. Okay, so medyo marami-rami ito at kailangan nating himay-himayin. Okay? So, in general, meron lang namang two types of cybercrime. Okay? Criminal activity that targets sa computer, yung sumisira ng computer, okay? Kumukuha ng mga data galing doon sa computer, at saka yung criminal activity that uses computer. Okay? Nag-a-assist sa kanila para gumawa ng forgery, ng fraud, libel, and etc. Okay? So, first, dito tayo sa child pornography or itong child sexually abusive material. Okay? Pag sinabi natin pornography, hindi naman talaga directly bawal yon, kasi alam naman natin na meron tayong mga websites na mga porns. Diba? So, yung bawal is yung may pinapalabas tayo dyan na child. No? Pag sinabi natin child, less than or under 18 years of age, yun yung children. So, yun yung bawal. Pag sinabi naman nating child sexually abusive material or CSAM, yun yung mga pictures, graphic arts that are depicting children, no, na gumagawa ng explicit na mga bagay. Okay? So, child sexually abusive material refers to a material containing sexual images in any form of a child who is abused or sexually exploited. Okay? So, that is child pornography. Cyberbullying naman, okay? So, alam naman natin kung ano yung bullying. Okay? Bullying is common sa mga schools. Kaya meron tayong Republic Act 10627, no? The Anti-Bullying Act. Okay? So, a form of harassment or bullying inflicted through the use of electronic or communication devices such as computers, mobile phones, etc., and laptops. Okay? Computers, mobile phones, laptops, and
etc. Pag sinabi nating cyberbullying, pambubuli online. Okay? Pag sinabi nating bullying, yan yung in person na bullying. No, may dinagdag lang na word na cyber. That means that is committed online. So meron tayong mga definition of terms dito. Okay? Cyberbullying, any bullying done through the use of technology. So wala namang confusing dito. Okay, social bullying, any deliberate, repetitive, and aggressive social behavior intended to hurt others or to belittle another individual or group. Yung in order to degrade their worth as a person. Okay, you belittle another individual or group of persons. Ito namang gender-based bullying, no? Siyempre, pag narinig natin yung gender, dalawa lang naman, di ba? Male tsaka female. Pero may mga nadagdag ngayon yung mga LGBT. Okay? So, pag binubuli sila dahil sa ganun, that is gender-based bullying. Pag sinabi nating bully, okay, that is the person that is committing the bullying. RA 10627, no, the Anti-Bullying Act. This law finds applicability in school-related bullying, student-to-student bullying in particular, which covers those uttered in social media. So, ingat-ingatan nyo yung sarili nyo, no? Pigilan nyo yung sarili nyo kapag bullying-bullying na kayo dun sa classmate nyo na nag-post sa Facebook. Kahit gusto nyo siyang i-bully doon, no, mag-ingat kayo kasi baka alam na to ng classmate, no? Itong Anti-Bullying Act. Okay? The law aims to protect children enrolled in kindergarten, elementary, and secondary schools and learning centers. So, what are the effects of bullying? Okay? So, dapat kasi yung ating mga school, okay? So, mga learning institutions natin, are conducive for learning. So, paano magiging conducive for learning yung eskwelahan kung may batang nabubuli? Okay? Pag nabuli, syempre, minsan pisikalan. Okay? Sinasampal-sampal yung ulo. Okay? Kinisipa-sipa. Kahit pa kunti-kunti lang yon, hindi naman kalakasan. That is still bullying. No? You are belittling that person. Okay? So, physically, emotionally, psychologically, that is a problem. Okay? So, nakaka-apekto yan sa pag-aaral ng bata. That is why this Anti-Bullying Act is very important. No? Sana nga ay ma-conduct to during symposium. No? Ma-i-explain dun sa mga bata. No? Para yung mga bully is maging deterrent sa kanila, tsaka naman yung mga nabubully is maging kumpiyansa sa sarili nila na meron para pala silang pwedeng ikaso, okay, sa bata. Okay? So, bullying as defined under the Act is any severe or repeated use by one or more students. It is either a written, verbal, electronic expression, or a physical act or gestures, no, kasali yung gestures. So, common sa mga eskwelahan na yung mga batang nabubuli, tinatawag-tawag ng kahit ano. Okay? So, meron kasing mga batang narcissistic. Walang pakialam sa sasabihin ng iba. Wala silang pakialam kung makasakit sila sa mga kaklase nila. Tinatawag nila ng taba, tabatsoy, payatot, alien, okay? So, at kung ano-ano pa yung tinatawag sa kanila. That is verbal type of bullying, no? Included din dito yung physical act or gestures. Gestures ang, di ba? Okay? So, or any combination thereof. Directed at another student that has the effect
of actually causing or placing the latter in reasonable fear of physical or emotional harm. Okay? So, in turn, that creates a hostile environment at school. Okay? So, that is bullying. Okay? So, cyberbullying, that is online bullying. What other criminal laws might be applicable in case of cyberbullying? Meron tayo dito, no? Itong libel. Okay? These acts are more severely punished when done online. Okay? Lahat ng acts that are committed online or by using computer may higher na penalty. Okay? Do note that cyber libel holds liable only the original author. So, madidiscuss naman natin ito mamaya dun sa RA 10175. And, okay, so, sabi dito, yung original author lang daw yung magiging liable. Okay? Lahat ng nag-comment or lahat ng nag-like, except kung may dinagdag sila dun sa facts na sinabi ng original author, no? Pagka-share nila, dinagdagan nila, that is they are also liable. Okay? So, but in general, no, kung wala namang dinagdag, nag-like, nag-share lang, the original author, no, yung gagawin nyo lang dyan kapag mayroong nanira sa inyo online is screenshot nyo tsaka punta kayo sa PNP Anti-Cybercrime Group or sa NBI Cybercrime Division. Okay? So, pangalawa, is there any civil law provision that might be applicable in cases of bullying? In addition to that criminal aspect, no, meron din tayong civil aspect ng penalty. Okay? So, in labor law daw, no, in a workplace, kapag may nambubuli, no, it's either the co-employee or yun ba kayang executives, no, nambubuli ng mga employee, that could be a ground for his separation or termination from the company. Okay? So, that's all about bullying. Okay, so ito namang cyber stalking. No? Hindi mo makuha-kuha yung gusto mong tao. Ayaw sa'yo ng crush nyo. No? Bakit kaya, no? Yung crush nyo ayaw sa inyo. Okay? So, cyber stalking is the use of electronic communication by a person to follow a person. No? Gusto mong malaman kung tagasan siya. Gusto mong malaman kung anong ginagawa niya, nasan siya ngayon. That's why you installed something to his computer or to her computer, no, sa cellphone, no, tinrick mo siya, no, you made a trick para makapag install siya ng ganyan. Okay, so you installed a spyware, no, makikita nyo dito may tinatawag tayong spyware. It's either a keylogger or a rootkit. Okay, so cyber stalking, it produces psychological effect to the person that is being stalked, okay? So, or attempts to contact a person to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest, okay? Lagi kang tumatawag sa kanya, lagi mo siyang mini-message sa Facebook, okay? Masyadong creepy na yung actuations nyo sa kanya. Di ba? So, nakakatakot, di ba? Despite of the disinterest, no? Sabi mo, huwag ka nang mag-chat sa akin, huwag ka nang tumawag sa akin, no? Despite of that resistance, the person is still trying to contact you. Okay? That is cyber stalking. Okay? So, spyware. Itong mga spyware, it can be installed in your computer, no, kung hindi kayo conscious, no, especially doon sa mga na-receive ninyo diyan sa inyong mga spam emails, nagki-click kayo diyan ng kahit anong links at automatic na merong nag-i-install diyan sa mga cellphones nyo, diyan sa inyong mga laptops, that may contain a spyware. Okay, it's either a keylogger, no, dati kasi naka pasok ako sa STI dati, no, 1 sem.
Okay, yung course ko dati is DCET, Diploma in Computer and Electronics Technology. Uso dati yung keylogger. Okay, yung sinasaksak sa likod ng computer, doon sa CPU. Tapos, anything na ini-input mo doon sa keyboard, mare-record doon. Kaya, tinawag siya na keylogger. Anything na ini-input mo doon, username, email, and most importantly, yung mga passwords is nare-record doon sa keylogger. Okay? So, ito na mga rootkits, kaya niyang kontrolin yung camera, kaya niyang kontrolin yung inyong microphone. Okay? That is rootkits. Okay? Kapag infected na yung computer natin ng mga spywares, keylogger or rootkits, that will become a member of this what we call as botnet. Yung computer mo is a zombie na daw. That is what we call as botnet. Okay? So, napaka delikado nitong rootkits. Kasi nga, for example, now, I am recording via my webcam. Okay? So, pwede kong i-off to. Okay? But kung merong rootkits dito, merong nakahack ng laptop ko, anytime na gusto niyang tingnan kung ano yung ginagawa ko, for example, nagbibihis ako, he can or she can access that. Okay? So, he or she can also access the microphone. Gusto niyang marinig kung ano yung pinag-uusapan. That is very dangerous. Okay? So, cyber grooming naman, tatandaan nyo lang na old age is always seduced by the youth. Okay? Yung matanda daw are always seduced by the youth, yung mga bata. Okay? So, especially online, no, marami na sa mga kabataan natin yun yung medyo millennials, sabi nila na millennials daw. Okay? So, nag-generalize na ngayon na yung mga millennials daw is ganun yung mga actuations. Okay? Batang-bata pa, nagpo-post na ng kahit ano, kung ano-ano dyan sa Facebook. Pati yung mga cleavage, legs nila, pinapakita nila sa Facebook to gain more followers. Okay? So, ano yung mga tawag dyan, ha? Mga fame war. Okay? Fame war daw. Gusto nilang pa-fame palagi. Kaya gusto nilang mag-post ng mga ganyan para maraming mag-follow, mag-add friend sa kanila. Okay? Attention seeker daw yung mga tao na ganyan. Di ko naman alam. Wala akong alam sa ganyan, guys. Okay? So, cyber grooming. Okay? For example, you met a online daddy, online mommy, online granddad, online grandmom. Okay? So, nilagay dito, no? Tricks or pressures him, her into doing a sexual act. No, wala namang masama, ba? Kung yung matanda is tanggap at mahal naman ng mas bata. Pero yung masama dito is kung nag-involve na ng trick or pressure, no? Pinipressure mo na yung taong yon, yung medyo bata sa'yo, okay? To do a sexual act. That is unacceptable, okay? That is cyber grooming, okay? So, naalala ko tuloy si Mang Kanor, diba? Si Mang Kanor, napakaswerte, okay? Napanood ko lahat yung 3 episodes nun, eh. Okay? So, pero, di naman siguro child yon. Si, nakalimutan ko yung pangalan. Di naman child yon, di ba? Okay, so kasi yung child kasi under 18 years of age. Pag tumuntong na ng 18, that is not already a child. But beware na meron tayong statutory rape. At saka tinaasan na yung penalty. I mean, tinaasan na yung age limit. Okay, ng statutory rape. So dati, from 12. So ngayon, under 16. Okay? So, under 16 years old, kung meron kang kasintahang less than 16 yung edad, at you gained carnal knowledge with that woman, no? Even pumayag siya, no? That is statutory rape. Okay? But that same
special law also provide for an exception. Kasi nga, kung nagmamahalan naman talaga sila, why not? But, dapat hindi lumagpas ng 3 years yung age gap nila. Okay? Yung babae, for example, is 15 years, 11 months, and 29 days. No? Hindi pa siya umabot ng 16. Therefore, he can be subjected to statutory rape kahit pumayag siya. At yung kapartner niya naman is 18 years old. Okay? Hindi na rin bata kasi adult na, di ba? Hindi na siya magiging under the operation of our Juvenile Justice and Welfare Act, yung Republic Act 9344. Okay, so may definition kasi yung child eh. Okay? So sa Republic Act 7610, yung child is any person below 18 years of age or kahit lagpas na siya ng 18, pero he or she cannot defend himself or herself, that is also considered as a child. And in Republic Act 9344, iba din yung definition ng child. Okay? So, yung definition ng child is only under 18 years of age. Okay? Walang exception. Okay? Kasi dito kasi sa Republic Act 7610, yung child abuse law, yung bata is the victim. Okay? Yung kaibahan niya. The victim is bata. Okay? Sa 7610. But in Republic Act 9344, your Juvenile Justice and Welfare Act, yung suspitsado is bata. Iba nga yung tawag dyan sa bata eh. Hindi suspect. Okay? Child in conflict with the law. So, kailan natin masasabing child in conflict with the law? Kapag na accuse, allege us, or adjudge us have committed a crime. Okay? So, more on that, no, sa inyo namang juvenile justice, juvenile delinquency and crime prevention. Okay? So, cyber grooming, walang nakaka-confuse dito, yung matanda nakipag-relasyon sa bata, and he tricks or pressures him or her into doing a sexual act. That is cyber grooming. Okay, online job fraud. Okay, so online job fraud is rampant, especially nung katatapos pa lang ng pandemic. Okay, kakatapos pa lang ng pandemic, syempre maraming nawalan ng trabaho, maraming nangangailangan ng pera, and that is a fishing ground for criminals, would be criminals, lahat ng mga manggagansyo. Okay, so unfortunately, okay, so, dahil nga sa dami ng naghahanap ng trabaho, naging common din yung mga online job fraud. Okay? No placement fee, no salary deduction, makakapunta ka ng Japan. Okay? Dahil sa gusto mong maglaro sa snow, okay, nag-click ka dyan sa link, sabi kailangan lang daw ng 5,000 na reservation fee. Okay? Gusto mong mag-reserve. Kaya kapag nag-reserve ka, siguradong may slot ka na doon sa Japan o sa Canada or sa US. Okay? So, waiting ka for training, but umabot na lang ng isang taon, wala pa yung training mo. Okay? Nagduda ka ngayon. Okay? Wala nang magagawa yung duda mo. Kasi nga, that is an online job fraud. Okay? So, that's it. Wala namang nakaka-confuse dyan sa online job fraud. Pwede din naman na gawin kang online assistant or virtual assistant, no? May pinapagawa sa iyo at hinihingan ka ngayon ng registration. Okay, kapag naka-register ka na at yung akmang magtatrabaho ka na, okay, sabi na itong pera na binayad mo is just for reservation, tsaka yung sweldo mo next month mo pa matatanggap. Bayad mo to sa mga materials, bayad mo to for training, pero walang training na naganap. That is also considered as an online job fraud. Okay, online extortion. Classic example nito yung nakita ko sa Facebook, no? Dati, magnobya sila. Magnobya tsaka magnobyo. Okay?
So there come a time, siyempre katagalan, mawawalan na ng gana yung isa, no? Lalo na kung yung isa naman is napaka-boring, napaka-clingy, at walang purpose, walang goal sa life. Okay? So yun kasi yung napaka-anti-seductive, di ba? So walang purpose sa life. Okay? Kaya, sige, umalis ka na yung babae, nakipaghiwalay dun sa lalaki. And siyempre, di maiwasan, naging common na ngayon, no? No, yung premarital sex na tinatawag. During the premarital sex, siyempre, gusto nilang may remembrance. Nag-take sila ngayon ng video, nakasave doon sa lalaki. By the time na naghiwalay sila, yung lalaki, may copy siya ng video, or it's either naman, yung babae, may copy siya ng video, pero dinilit niya. Okay? Yung lalaki, siyempre, hindi yan i-delete, di ba? So, ngayon, nakita ni lalaki yung ex niya na may kasama na. Okay? So, pogi. So, maskulado. Okay? May trabaho. May goals. Tsaka, hindi boring na katulad niya. Nagselos ngayon. Kasi siya, single pa eh. Wala pang nakikitang forever. Okay? So, ngayon, naisipan niya, while scrolling dun sa cellphone niya, uy, may video pa pala kami ni ex. So, ngayon, mini-message niya ngayon yung ex niya. Mini-message niya. Okay? So, ex, natatandaan mo pa ba yung ginawa natin dati? Okay, so, ganun. So, nag-reply ngayon yung babae. Oo naman. So, paki-delete na yan dyan kasi di na magandang nasa sayo pa yan. Okay? So, sige. I-delete ko to kapag nag-send ka sa akin ng pera or makipagkita ka sa akin sa room 69. Okay? So, yun yung sinabi ng lalaki. Okay? So, yung babae ngayon nagsumbong sa PNP. Okay? Sabi niya na ine-extortan daw siya ng pera tsaka gustong makakuha ng sexual favor yung ex niya. Okay? So, nagplano ngayon ng entrapment operation yung PNP. So, ito nakita ko to sa Facebook. Okay? So, nasa room na yung lalaki. Tsaka, common na technique ng entrapment operation, di ba? Kapag sinabi nating entrapment operation, in the act of doing the criminal act. Okay? Huli sa akto, caught in flagrante delito. Okay? So, syempre, pumasok din dun yung babae. So, medyo natagalan yung PNP. Okay? So, natakot ngayon yung babae kasi bakit ang tagal ng PNP? Baka ma-consume it na tong gustong gawin ng ex ko sa akin. Okay? So, by the time na dumating yung PNP, kasi natagalan, siguro medyo nagkapi pa ng konti. Di nila alam na nakapasok na pala yung babae doon. So, pagbukas nila ng pinto, yung babae is half naked na. At yung lalaki naman is talagang naked na. Nude na siya. So, muntikan na talagang maka-score si Manoy doon sa babae. Okay? So, that is a common example of online sextortion. So, a lesson here is don't take any video photo of yourself with your intimate partner kasi baka magsisi ka sa huli kasi di mo naman alam kung siya na talaga yung forever mo, ba? Bakit ka magbibideo ng bibideo dyan? Okay, so let's proceed to fishing. Okay, hindi to fish, hindi to isda, hindi to pangingisda, but it's likely that, no, para kang nangingisda pero yung iniisda mo is information galing sa ibang tao. Okay, so yung technique ng phishing is to send, dati pa lang, kaya nga sabi yung email is the dyan talaga nagsimula yung hacking sa email. Kasi sisendan ka ng mga spam emails, it's either na mag-continue ng virus, mag-contain ng links, but we are fortunate enough dahil yung Google is active in
filtering, no, yung mga messages, no. Meron na silang mga security measures na ginagawa para ma-stop yung mga ganyang gawain. Okay? So phishing, sisend sa email. Okay? For example, sabi na this is from Facebook. Okay? So nakalagay doon facebook.ph. For example, sabi, we are from Facebook and your account is vulnerable to security breach. Please update your password. Okay, so kasi ayaw mo namang ma-hack yung Facebook mo. So gusto mong i-update yung password. Okay? So nag-click ka ngayon sa link, pumunta ka ngayon dun sa website na para ding Facebook. Kaya nga lang yung facebook.ph nakalagay sa taas. Okay? So click ka doon, you entered your login details, you entered your password, then you click login. Pagka-click ng login, syempre yung login details mo, kasi nga phishing website yan, you know, phishing scheme. Pagka-login mo, automatic yung email tsaka password mo is na-send na doon sa may-ari ng phishing website. Okay? So kaya importante yung OTP, yung one-time password or yung two-factor authentication. Okay? Kasi kapag ka-login mo, magte-text pa sa iyo. Magte-text tsaka i-enter mo yung code. Pero yung mga phishing scheme na yan, yung mga spear phisher na tawagin natin, syempre magagaling din yan. Matataba din yung mga utak nila. Okay? So pagka-click mo ng login, may lalabas din dyan na enter OTP. Okay? So, syempre, ilalagin nila yung details mo. Ilalagin nila. Tapos, may magte-text. I-enter mo naman doon sa phishing website. Pag-enter mo doon, masisend na naman sa kanila. Tsaka, ilalagin nila yung account mo. That is phishing. Okay? Sometimes, iba naman yung laro nila. Okay? So, ganito. So, magme-message na sila na parang galing sa isang bangko. For example, may bangka sa BPI. Magme-message ngayon yung parang ding BPI. Gamit din yung logo ng BPI. Tsaka parang legitimate na website din. So, punta ka doon. Pagka-click mo, papunta ka ngayon doon sa Peking BPI website. Then, pag nasa website ka na, ilalag-in ka, then i-enter mo ngayon tong mga credit card number, credit card expiry, tsaka CVV. Itong CVV, makikita nyo to sa likod, doon sa may black strip, okay, sa baba noon, sa likod ng inyong mga debit, credit card. Okay, so kapag nakuha nila yan, okay, including yung card number, including yung expiry date, kahit wala na yung pangalan mo, tsaka yung CVV, makuha nila yung CVV number, they can use that to pay online, no? Kaya kailangan naka-on din yung OTP or two-factor authentication nyo. Okay? So, phishing naman, parang phishing lang, pero through voice call. Smishing naman is through SMS. Okay? Phishing, tatawag sa'yo, sir, this is from Globe. Your account is being is being tried to be hacked, no? So we are trying to reach you out to stop this proliferation of this type of scheme. So ikaw naman na tatanga-tangahan, so akala mo totoo kasi nagpa-English-English pa. Okay, so first, ito yung gagawin, sir, paano ko yan isi-secure, sir? Tapos sasabihin naman nung caller na, okay, so first, sir, we want to verify if you are really the owner of this account. Okay, so please state your birthday, your cell phone number, the name of your father, mother, and sisters, brothers, and anything. No, lahat ng mga sensitive information na kailangan nila para makuha yung account mo. That is phishing. At saka, yung mga gumagawa ng phishing or itong scam gamit ang voice call is napaka magaling ding magsalita. Okay?
So, isa yon sa mga advantage nila. Siguro yung iba dito is dating mga call center agent. Tsaka yung iba naman, napaka-sweet ng boses, ba? So, meron akong napanood na video sa YouTube, no? Ini-scam niya yung mga scammer, may tumawag sa kanya. Yung babae is napaka-sweet ng boses, okay? So, alam nyo naman yung mga lalaki, no? We only have a little amount of resistance sa mga ganyan. Kapag nakarinig kami ng parang mala anghel na boses, okay? So, malaki yung chance. Kasi, malaki yung chance na makuha nyo yung loob namin. That is their advantage, no? One of their assets. Okay, magaling silang magsalita. Okay, so smishing naman, the same as that email phishing. But phishing is a general term. It can be email phishing, it can be phishing, it can be smishing. Okay, sexting naman is an act of sending sexual explicit digital images, videos, text messages, or emails, usually by cell phone, pero without your consent. Okay, that is sexting. Okay. So, what if with your permission, okay? Like, yung may nagpo-post sa Facebook, tsaka yung iba naman, pasend po, ba? Pasend po niyan, saan ko po makikita yan, okay? So, walang sexting doon, okay? SIM swap scam. Ito, lalo na ngayon na in effect na yata yung SIM card registration act, okay? So, kailangan na nating i-register yung mga SIM cards. Okay? So, when buying a new SIM card, you will need to produce an identification card. Okay? Para ma-sure na at para rin mailagay nila dun sa kanilang database na ikaw yung may-ari ng number na yan. Okay? So, itong SIM swap scam, no, kapag nangyari ng ganyan, no, na yung mga cellphone number natin is naka-register na, we are prone to SIM swap scam, no? Posibleng mangyari to kasi nangyari na to dati, no, sa US yata. Na may isang teenage boy na nakakuha ng napakaraming pera dahil lamang dito sa SIM swap scam. So ano yung ginagawa niya? Okay? So for example, ako ay may cellphone number. Okay? So 0912 3456 7890, for example, that is my cellphone number. So yung gagawin niya ngayon, bibili siya ng bagong cellphone number. So first of all, kailangan niyo munang makapag-conduct ng phishing. Makuha niyo yung information niyo, pangalan, birthday, edad, tagasan, at mga basic details. Okay, so ngayon yung scammer bibili ng bagong SIM at tatawag doon sa Globe or sa kahit anong service provider, Smart dito. So tatawag siya, sasabihin niya na, "Sir, ako po si Christian Corpus, tsaka nawala po yung SIM ko. At napaka-importante po ng SIM ko na 'yan, no? Pati yung cellphone ko, sir, nawala. Gusto kong makuha ulit yung cellphone ko. Gusto yung SIM number ko, yung 0912 3456 7890. Kasi doon ko nare-receive yung mga OTP ko, mga transactions ko. Doon ko nare-receive. So, can you please register this new number, sir, para mabalik yung cellphone number ko na yon." Okay? So, ngayon, syempre, yung service provider, i-verify nila kung ikaw ba talaga yung may-ari ng cellphone number na yon na sinasabi niyang nawala daw kahit nasa sayo. Okay? So, sasabihin niya ulit dun sa service provider nga, paki-block po yung SIM ko ngayon din kasi baka may gumagamit, no? Kahit di naman nawala. Okay? So, yung SIM na ginagamit ko, mabablock yon kasi may tumatawag dun na ibablock daw. Okay? So, syempre, tatanungin siya ng service provider na, "Sir, ano po yung pangalan niyo, birthday, edad, tagasan, pangalan ng tatay, nanay, pangalan ng kahit ano." Okay? So, dahil nga meron na siyang information nakuha niya through phishing, bishing, smishing, or other type of social engineering, no? Kinukuha niya yung mga details mo.
no? Beware din doon sa pagpo-post nyo ng mga identification card online. Like, you are proud na baksinan ka na. Okay? So, tapos na yung vaccine mo, COVID-19 vaccine, pinopost mo ngayon yung vaccine card mo. Tapos, yung mga PRC ID, no? Yung excite na excite kayo kasi meron na kayong PRC ID as a new criminologist. Pinopost nyo ngayon online na ito po yung bunga ng aking pagsisikap. Okay, napakadelikado po niyan. Kasi makakuha yung picture ng ID nyo, no? Dinagdagan nyo pa, binaback to back nyo pa para siguradong sa inyo talaga yung card. Tapos pinopost nyo sa Facebook. That is very dangerous. Okay? So, pwede nang gamitin yan para mangutang online, para makipag-transact online, para mang-scam online. That is very dangerous. Okay? So, ngayon, alam nung scammer yung mga details mo. Tumawag sa service provider, nagtanong yung service provider sa kanya, then positive. Okay, sir, tamang-tama yung mga information na binigay niyo sa akin, sir. Okay, so ibabalik namin yung cellphone number niyo, sir. Ito na po. I-register namin yung SIM niyo. Ito na po ulit yung cellphone number niyo. Okay? So tuwang-tuwa ngayon yung scammer kasi nakuha niya yung cellphone number mo. And meron na siyang mga details mo through phishing. Meron na din siyang cellphone number mo. So meaning, marireceive niya ngayon yung mga OTP, yung one-time password, tsaka yung mga or any other na mga message mo papunta dun sa kanya. Okay, so mababasa niyo yung mga text messages. Okay, that is SIM swap scam. So nangyari sa US dati, yung bata, nagsiswim swap scam siya. Then, nilalagin niya yung mga bank details. Okay? Okay, so nilalagin niya yung mga bank details. Then, syempre, marireceive niya ngayon yung OTP at mawi-withdraw niya ngayon dun galing sa banko. Pwede niya din i-fund transfer sa account niya. Okay? So, naging milyonaryo yung teenager na yun. Okay, credit card fraud or debit card fraud, no? Nasabi ko na kanina, bantayan niyo yung tatlong details, card number, expired date, tsaka yung CVV sa likod kasi pwedeng gamitin yan online pambayad. Okay? So impersonation or identity theft, ito yung ginagawa ng mga social engineers. Post ka ng post diyan kahit ano, lahat ng nangyayari sa buhay niyo, pino-post niyo online, okay? So ako, I'm proud to say na yung account ko is naka-private. Kung hindi tayo friends, hindi ko na-accept, hindi nyo makikita yung mga details kung ano yung mga pinagpo-post ko. So, I suggest na gawin nyo din ganyan para naman hindi maging open book yung buhay nyo. Okay? So, para hindi kayo maging prone to impersonation at saka itong tinatawag nila na identity theft. Kukunin lahat ng photos mo doon, i-upload nila doon sa kanilang bagong gawang account. Siyempre, pangalan mo, edad mo, address mo nandun. Okay? So, mga kapitbahay mo, ina-add nila. Tapos, kapag meron na sila, medyo matagal na, medyo hindi na suspicious yung account, magme-message ngayon dyan dun sa mga friends mo, manghihiram ng pera. Pagkahiram ng pera, siyempre, sisend dun sa GCash nila or CoinsPH or PayMaya. Di wala na. Mahirap kunin yung details nila, yung mga subscribers data doon sa mga service provider. Okay? So, spamming naman, no? Hindi ka nag-subscribe, hindi ka nag-click sa link, but because napaka-active mo online, pagka-click mo sa link, may lalabas na input your email here para maka-receive ka ng mga updates, maka-receive ka ng mga advertisements. Okay? So, di ka nag-subscribe, pero naka-receive ka. Pero kapag nag-subscribe ka dyan, tapos naka-receive ka, that is not spamming. Because that is solicited commercial message. Yung bawal dito is yung unsolicited commercial messages. Yung hindi ka nag-subscribe dyan, di ka nag-login dyan, hindi ka naglagay ng email, pero may marireceive ka. So, wag na wag kayong
magiging ano ba yan? Huwag kayong magulat kung may nag-send sa inyong email ng mga ganyan, merong nag-text sa inyo. Kasi siguro is naglagay kayo ng email or cellphone number nyo kahit saan, no? Dyan sa online. At saka na-record na doon sa database nila, syempre meron na silang copy niyan. Okay? So ransomware naman, yung ginagawa nito is mai-install dyan sa cellphone or laptop nyo. Kapag na-install na dyan, okay? So, magbablock or it will be rendered as unusable. Kapag unusable na yan, syempre, may lalabas dyan na instruction. Okay? So, kung gusto mong magamit ulit yung computer mo, mag-send ka ng ganitong amount ng Bitcoin sa wallet address na to. Okay? So, bakit Bitcoin? Bakit cryptocurrency? Kasi yung cryptocurrency, wallet number lang yan. Hindi mo malalaman kung sinong may-ari niyan. Kaya yung mga money laundering na ginagawa nila through Bitcoin, through cryptocurrency. Kasi napaka-private. Hindi nga natin alam kung sinong gumawa niyang Bitcoin. Pero napakagandang innovation yan. Diba? Okay? So, blockchain technology. Hindi lang naman cryptocurrency yung naitulong ng blockchain technology. Maraming application yung blockchain technology na pwedeng i-apply sa ibang mga aspect, no? Mga online aspect. Okay? So, sabi nga nila, yung blockchain technology daw is the web 3.0. Meaning, nag-evolve na naman yung ating web. Okay? So, wherein we can exchange goods, we can exchange value. Okay, the internet of value through online. Okay? That is cryptocurrency. So bakit nila doon pinapadala? Kasi nga anonymous. Okay? So unlike doon sa mga iba, no, centralized na cryptocurrency naman. Kasi meron ng KYC, yung tinatawag nila na know your customer, no? Na hindi mo magagamit yung full full potential ng service nila kung di ka nag-register, di ka nag-send ng IDs, ng identity proofs. Okay? So that is KYC, just like in GCash. Okay? Magiging one lang, limited yung access mo sa GCash kapag hindi ka nag-send ng IDs nila. Pag hindi mo na kumpleto yung KYC, yung know your customer. Sa Binance, kung meron kayong account sa Binance, kung nagte-trade kayo ng cryptocurrency, meron din dyan, no? KYC. Kailangan know your customer. Okay? So, kapag nag-send ka gamit yung BNB, that is, pwede kang matrace. Okay? Kung nag-message sila doon sa Binance, no, kung sino may-ari ng wallet na to, matitrace ka. Kasi that is centralized naman siya. Okay? So, viruses, worms, and trojans, na-discuss na natin kanina. Data breach naman, yung data sa loob ng laptop mo, sa loob ng computer, cellphone mo, ay nag-leak. Just like in DNC leak. Okay? So, democratic, national, yung na-discuss natin kanina. Yung kaya natalo si Hillary Clinton. Okay? That is a form of data breach, no? Email leak. Denial of service attack, dalawa, merong DOS, denial of service, at saka distributed denial of service attack. Pag sinabi nating denial of service, is nire-render mo yung access sa computer niya as impossible. No, hindi niya magagamit yung computer niya. Okay? Is an attack intended for denying access to computer resources without the permission of owner or any other person who is in charge of the computer. Okay? Ganito computer system or computer network. Okay, so a distributed denial of service attack, ito yung sa mga website naman, kasi yung website may domain name, may hosting, tsaka magbabayad ka sa SSL, magbabayad ka pa ng ibang mga services para yung bandwidth mo or yung limit kung ilang tao yung pwedeng mag-visit dyan sa website mo ng simultaneous, meaning sabay-sabay. For example,
100 lang na katao yung pwedeng simultaneous na mag-visit sa website mo. Unlike sa Facebook, no, ilang tao na yung may Facebook account, pwede silang sabay-sabay na mag-login, no, nang hindi nag-da-down yung website, yung Facebook. Okay? So unlike naman doon sa mga pipitsugin lang naman ng mga website, no, para lang for personal blog, kapag sabay-sabay na nag-visit dyan yung maraming tao, okay, magda-down yung website. That is the distributed denial of service attack. Okay? So, website defacement, no? Yung laman ng website ay binabago mo without the permission of the owner. Webjacking, no? Para lang hina-hijack mo yung website. Okay? Hindi ikaw yung admin, hindi ikaw yung owner, pero nagkakaroon ka ng admin access doon sa website. Kaya nilalagyan mo ng kahit ano, chini-change mo yung logo, chini-change mo yung wordings. That is webjacking. Brand exploitation naman ay yun bang, for example, Apple and Samsung. Sigurado naman tayo na yung Apple is sikat siya, no, sa ibang bansa. So napakaraming visitor ng apple.com, at yun namang kabila is medyo limited. So ang gusto nila i-hack yung apple.com para ilagay nila yung product nila doon. Okay? That is brand exploitation. Cyber squatting naman, from the word squatting, pero online. Yung hindi sa'yo, ginagawa mong sa'yo. For example, christiancorpus.com. Okay? That website should be owned and should be operated by me because I am Christian Corpus. Dapat akin yan. So, bakit nasa'yo yung website ko? Okay? Kasi gusto niyang ibenta ng mas malaki sa akin. Ganun kasi yan, domain name. christiancorpus.com. Pag may tao nang nagmamay-ari o nakabili ng domain na yan, hindi pwedeng kunin mo agad sa kanya yan without contacting that owner or that person. Kaya dati, yung nag-uunahan yung mga tao ang bumili ng .com. Okay? Pero, di nila napagtanto na pwede palang .xyz, .net, .ph, .au, okay? Yung website. So, nag-uunahan sila to .com. Okay? Sa dinami-dami daw ng words sa dictionary. Okay? Corpus.com, Christian.com, Criminology.com. Okay? So, yung mga common na words, pinagbibili nila kasi akala nila wala nang ibang mga domain name na mapoproduce. Okay? So, that is cyber squatting. Inaangkin mo yung di dapat sa'yo. Okay? Or, yung trademark ng iba, okay? Domain name with an intent to profit the goodwill of a trademark belonging to someone else. So, I remember yung Amazon daw ng Brazil. Amazon, di ba? Amazon.com, eBay.com. May lifetime kasi yan, yung domain name registration mo. Kung 3 years lang yung registration mo sa ganyan, dapat 3 years lang din, i-renew mo siya. Okay? Pag di mo na-renew, magiging available ulit yan online. At kung sino yung makabili dyan, sa kanya na ulit yan. Okay? So, paano pag nag-expire yung Facebook.com? Okay? Kahit 1 day lang, or 1 hour, or ilang minuto lang yan, makikita yan ng ibang tao na hindi na-renew. Bibilhin nila yung Facebook.com. That is cyber squatting. Okay, proceed tayo dito sa farming. What is farming? A cyber attack aiming to redirect a website traffic to another. So, mag-i-input ka ngayon ng code doon sa website. For example, facebook.com. Sa dami ng visitor ng Facebook, lahat sila mariredirect doon sa'yo. Okay? That is farming. Cryptojacking. Dito mariren member ko dito yung Monero. So, siguro hindi nyo pa narinig yung Monero, but that is a type of cryptocurrency, no? Kung ang Bitcoin ay BTC, yung Monero naman is XMR, okay? Yung Ripple, XRP, yung Binance Coin, that is BNB, no? Yung mga common, Ethereum is ETH. Itong Monero is XMR, okay? Yan yung currency nila. So, yung allegations,
yung accusation sa Monero is that nag-i-install daw sila ng mga apps sa mga cellphone, sa mga laptops na nagmamine ng Monero. Okay? So, yung Monero na yon dapat kung yung may kung ang nagmine ay yung laptop mo or yung cellphone mo, dapat yung kita from mining, kasi sa cryptocurrency, pag nagmamine ka, nagagamit yung computing power ng device mo. Okay? So, kapag tinutulungan mo ngayon yung blockchain na mag-compute ng algorithms, mga calculations, binibigyan ka ng reward ng blockchain. Kaya nagkakapera yung mga miner ng cryptocurrency. Okay, so ngayon, cryptojacking, yung mga device na pinag-installan ng Monero, okay, nagmamine sila, pero yung mga reward na pupunta doon sa mastermind nung nag-cryptojacking. Okay? So, hindi mapupunta sa may-ari ng device, mapupunta sa ibang tao. That is cryptojacking. Bago to, kasi bago lang naman yung cryptocurrency. Year 2009, lumabas yung Bitcoin. Yan yung first cryptocurrency. So, nagpakilala yung may-ari, yung gumawa na si Satoshi Nakamoto. But, Satoshi Nakamoto cannot be verified. Hindi siya mahanap kung sino siya. Siguro that is a pseudonym na ginagamit para mamasquerade. Kasi delikado kung ikaw may-ari ng Bitcoin, nagpakilala ka, pwede ka gawing hostage, bigay mo sa akin lahat ng Bitcoin ba? Okay, online drug trafficking, there's nothing confusing about this. Nagtitrade ka lang ng drugs online. Cyber espionage, okay, so na-discuss naman natin yung spyware kanina. But here, espionage is an act or practice obtaining data and information without the permission knowledge of the owner. No? Walang knowledge ng owner na kinukuha mo yung information niya. That is cyber espionage. Ito na ang brute force attack. Napaka-common na hacking attack to dati. No, high school pa lang ako, narinig ko na itong brute force. Kung gusto mo daw makahack ng Facebook, gamitin mo yung brute force. Gusto mo makahack ng Friendster, gamitin mo brute force. Okay, yung brute force, ang technique niyan is merong app. Okay? Yung app na yon, mag-generate yan ng maraming password. Lahat ng password na nasa dictionary, doon sa Webster Dictionary, i-degenerate niya yan. Susubukan niya lahat. Okay? Kung hanggang saan or kung ano yung password mo. That is why it is recommended na dapat yung password nyo is wala sa dictionary. Kasi kapag brute force yung ginamit dyan, kahit pa pagkahaba-haba niyan, no, for example, Mississippi, yung password nyo. Ito yung email, tsaka yung password nyo is Mississippi. Okay? Makikita yan ng brute force na app. At kapag nalagin niya yon, siyempre kanya na yon. But there is a move, no? Kasi ngayon, 5 beses na mali yung password na na-enter mo, block na yung account mo. Okay? Magmi-message na sa email mo, magmi-message na sa cellphone mo, na there is a person trying to log in or use your account. Okay? Kaya obsolete na din tong brute force. Unless na lang ginamit nila sa ibang website. Kasi sa Facebook, kung ilang beses ka nang nagkamali dyan sa password mo, hindi ka na makakalog in. Okay? So, block ka for unless you submit proof of your identity and ownership of that Facebook account. Okay? Okay, so now we will discuss about the types of cyber criminals. So, konti lang naman to. Okay? So, types of cyber criminals. Yung social engineer. Ito yung mga engineer na kumukuha ng mga data mo dyan sa Facebook. Lahat ng mga pinopost mo dyan sa Facebook, kinukuha nila para gumawa ng ibang account. Tapos, pag meron na silang complete details mo, is magme-message dun sa mga kaibigan nyo para manghingi ng pera, manghingi ng kung ano-anong mga favors. That is social engineer. Yung ginagawa nila is nagre-request sila ng data sa inyo through phishing, bishing, smishing, or kumukuha doon sa mga social media accounts nyo para magkaroon sila ng fake identity. Okay? So, spear phisher naman yung gumagawa ng phishing, yung na-discuss ko kanina na phishing.
Hacker naman yung mga kumukuha ng account nyo, no? Okay, that is hacker. Rogue employee, napaka-dangerous na type ng cyber criminal. Kasi itong rogue employee, nasa loob to ng company nyo. Okay? So, pag nasa company nyo, syempre may access siya doon sa mga sensitive informations. May access siya doon sa mga accounts, details, birthdays, mga address. Okay? So, kapag yung rogue employee yung nagalit, syempre, it's either sa co-employee niya or doon sa executives, yung mga nasa taas niya, delikado yung mga personal details nyo. Pwede niyang i-leak yun, pwede niyang ibenta yun, okay? Doon sa other persons na magiging na makakagain, no? Galing doon sa information niya, okay? Ito namang ransom artist yung nagkukumit ng yung gumagawa ng ransomware, I mean. Okay? So, ransomware is magiging unusable yung computer nyo. It's either yung mga files nyo dyan, malalak. Hindi nila ibibigay yung password or access dyan kapag hindi nyo naibigay yung gusto nila. Okay? So, ang mapait dito, kahit magbayad ka, okay? Kahit mag-send ka ng kahit ano dyan sa kanila, you cannot be sure na hindi nila uulitin yung panghihingi sa'yo. Kasi nga, meron silang access doon sa computer. Okay? So, common motives. Ano ba yung mga common motives, no? First, monetary gain. So, lahat ng tao, posibleng, wait lang. Kasi nga yung mga tao, maraming tao yung mukhang pera. Okay? So, let me tell you a story. Dati sa India, maraming cobra. Kaya yung government gumawa ng step, no? Nag-innovate daw ng law na lahat ng tao na makakakuha o makakadakip ng cobra, either dead or alive, bibigyan nila ng bounty. So, meaning, lahat ng makakakuha daw ng cobra, bibigyan nila ng pera. Okay? So, this is a representation of how short-sighted a human can be. Okay? Galing to sa book ni Robert Greene, yung The Laws of Human Nature. Okay? The Short-Sighted Human. Kasi nga, sabi doon, yun daw mga tao is naturally short-sighted. Hindi siya far-sighted. Okay? Pag sinabi natin far-sighted, strategic, no? Iniisip mo na ano yung mga mangyayari bago sila gumawa ng action. But here, the government enact a law na magbibigay ng bounty dun sa lahat ng makakakuha, makakadakip ng cobra. Okay? So ako, nakadakip ako ng cobra. Bibigay ko ngayon sa government, sir, nakadakip ako ng cobra. Magkano to, sir? Kuan lang yan kasi maliit. 5 pesos. Okay? So ganun. So, hindi nila na-predict na pwedeng gawing pagkakitaan ng mga tao yung pagbibigay nila ng bounty. Okay? So, marami sa kanila yung nag-breed ng cobra. Okay? Pinadami nila yung cobra para pag lumaki na, pwede nilang ibenta sa government. Kasi nga, yung cobra is napaka-delikado, di ba? Okay? So, nag-breed sila, dumami na, bininta na sa government. And, there come a time na nakita ng government yung pinagkagawa nila. Kaya kinansel nila yung bounty program. Okay, sa galit ng mga tao, pinakawalan nila ngayon yung mga cobra. So, as a result, imbis na yung cobra is kuan lang, mga 3,000, nag-more than double pa yung number ng cobra doon sa lugar nila. Okay? What is the motive on that? Okay, monetary gain. Gustong kumita ng mga tao. Okay? Kaya nagbreed sila ng cobra at binibenta sa government. Okay? So dito cyber crime, no, yung mga cyber criminal, syempre we are motivated sometimes by money, no? But we are working for money, no? Even
in the detriment of our health, happiness, no, nagtatrabaho tayo para sa pera. That's how motivated we are to gain money. Kasi yun yung tingin natin sa money. Yan yung turo ng school natin. Okay? To gain money, no? Minsan nagiging synonymous na yung money into success and happiness. Kung marami ka ng pera, is happy ka, no? But that is not the case. Okay? We know na that is not the case, but we are keep on earning money every day kasi nga kailangan din, okay? Sa hierarchy of needs nga ni Abraham Maslow, di ba? First dyan, physiological needs, okay? Food, water, okay? Next, security. Next, belongingness. Next is self-esteem. Then, nasa taas yung self-actualization. So, how can we become happy daw, no? Kung wala tayong money. We cannot pay for food. We cannot pay for our shelter. We cannot pay for the things that we need. Okay? So, lahat yun. So, connected, no? But we do not need much of that. Okay? So, property resale. Yung second motive is property resale. So, gusto nang ibenta yung mga information na nakuha nila galing sa'yo. That is property resale. Of course, monetary gain din, no? Binibenta nila for profit. Okay? Intelligence gathering, no? Common naman to, di ba? Kung meron tayong pinagsususpitsahan ng mga member ng mga terrorists, no? Good news, no? Under the Human Security Act, we can intercept messages, we can intercept calls, other mga conversation, correspondence between those persons that are suspected to be a member of the terrorist group. Okay? We need a warrant from the Court of Appeals, and by that, no, pwede tayong maging authorized to conduct wiretapping. Okay? But under our Bill of Rights, no, Article 3, Section 2, yata, no, all persons shall be secured, no, from their papers, effects. So, lahat, no, yun yung basihan kung bakit may privacy tayo. Okay? So, a warrant of search warrant can only be issued upon examination by the judge, no? Sila yung lang yung pwedeng mag-issue ng search warrant. Okay? Wala nang iba. Okay? So before ma-issue yung search warrant, kailangan pa ng casing, marami pa witnesses na talagang nandyan yung item na hinahanap. Okay? So second, fourth, that is distraction. Gusto mo lang sirain yung device niya. Gusto mong sirain yung buhay niya. Sirain yung laptop, computer, cellphone niya. That is the fourth motive. Okay, criminal record keeping. Gusto mong mawala yung criminal record mo. Kaya, dinidelete mo yung laman ng laptop niya. That is criminal record keeping. Then, predatory stalking. Yung cyber stalking na sinabi ko kanina. Gusto niya lang malaman kung nasan. Gusto niya lang malaman kung ano ginagawa, no? Despite of the resistance of that person, you are making a move na mag-make contact sa kanya through cyber, okay? Through online, through social media. That is predatory stalking. Yun yung mga common motives ng mga cyber criminals. Okay? So, if you are accused of cybercrime, what will be your defense? So, if you are accused na nakakommit ng cybercrime, ito dapat yung mga depensa mo. Pwede mong maging gawing defense. Okay? So, in investigation, magagamit nyo din siya, no? As an aid for investigation. Kasi makikita mo kung nagsisinungaling or kung nagsasabi ba ng totoo yung tao. Okay? So, ito yung mga common defenses. Okay? First, ghost in the machine daw. Sabi niya, sa machine niya daw, pumipindot-pindot lang ng mag-isa.
Nagpo-post lang ng mga libelous comments doon sa Facebook, libelous na mga post sa Facebook. So, yung machine niya. So, hindi niya sinasabing siya yung may gawa. But sabi niya, yung machine niya daw gumagalaw lang mag-isa. Sabi niya, yung computer niya is a computer zombie and a member of the botnet. Yung sabi ko kanina na botnet is if your computer is infected with viruses, trojans, worms, then spywares, okay? That is a member na ng botnet. Okay? So sabi niya na hindi daw siya nag-post yung device niya daw is nagpo-post lang mag-isa. Okay? That is goes in the machine. So how can you prove that? So tingnan mo yung laptop niya kung meron ba talagang virus or kung nagmo-move ba talaga siya mag-isa. Okay? Sodi, yung pangalawa itong Sodi or some other dude did it. Okay? Sabi niya na hindi lang daw siya yung may access sa computer. Hindi lang daw siya yung may access yan sa laptop niya. Tsaka nakakonect daw siya sa public wifi. Okay? So, kung public wifi yan, sabi na is may risk daw na mag-leak yung mga information nyo. Kasi, yung public wifi, pwede yung kumunik dyan sa cellphone nyo. Once na yung administrator dyan, okay, is nag-click, no? Nag-create ng request na ma-access yung files mo. Okay? Dati-dati, during our review, no, kayang-kaya natin to through Bluetooth, kahit Bluetooth lang, di Wi-Fi. Pag-click mo sa Bluetooth, gain access to the gallery. Okay? Magpa-pop out dun sa kabilang cellphone. Kapag accidentally na click niya ngayon yung accept, you will gain access to all the files na nasa cellphone niya. That is dati. Okay? So, through Bluetooth. Okay? So, sabi dito, sa some other dude did it. Okay? Yung roommate niya daw has access to his or her computer. Then, he used a wireless router. Sabi niya na kayang kontrolin ng iba yung laptop ko, sir. Okay? So, the same with this, itong una, you can check his or her computer kung meron ba talagang ganong nangyayari. Okay? So, third, defendant technically not capable. Tangatangahan. Okay? Sir, hindi naman ako marunong mag-post sa Facebook. Wala nga akong account sa Facebook eh. Hindi nga ako marunong mag-type dyan, sir. Bagong bili pa lang tong laptop ko, sir. Hindi pa nga ako nakakonect sa internet. Gumagawa pa lang ako ng account sa Facebook. Okay? Sabi niya, he has no technical knowledge daw in computers. No, wala siyang alam dyan sa mga computer-computer tingin ng ganyan. Okay? So, pero how to counter this? No? Tingnan mo yung background niya. Tingnan mo yung educational background niya. Kung meron siyang basic computer or if ever he is a graduate of computer science, computer engineering, information technology, and other computer-related courses. Okay? Therefore, sinunog niya lang yung sarili niya. Okay? So, next, I've been framed. Na-frame daw siya. Dati, pagkuha nung laptop ko, sir, clean naman yan, sir. Wala namang laman na virus yan. Hindi naman ako nagsisend ng kahit ano. Hindi naman ako nang i-scam. Hindi ako nang i-spam. Okay? So, my computer was clean when taken. Siguro yung kumuha niyan, sir, yung mga police, nilagyan na lang yan. No, nag-plant na lang silang evidence dyan. Okay? So, yan yung palusot na pwedeng gamitin ng person that is accused of committing a cyber crime. Okay? So, last is the mens rea lacking. Wala daw siyang intention na gawin yun. Okay? I didn't know selling software copies was illegal. Hindi ko naman alam, sir, na bawal pala yung pagbibenta ng ganito, ganyan. Okay? Bawal palang pagbibenta ng bagging device, sir. I thought sharing copies was okay. Akala ko okay lang yung pagsishare ng ganito, ng ganyan, sir. Okay? That is the common defenses in cyber crimes. Okay, proceed tayo dito sa basic functions ng computer. Napaka-ikli lang nito, napakadali lang. No, meron kayong input function. So, remember lang, input is papasok. Okay? So, input function, microphone, keyboard, mouse, that are input function. Ito namang CPU, sila yung magpa-process ng lahat ng input bago nila ipasa doon sa output. Okay?
CPU or the central processing unit. Okay? So data storage naman yung kung saan ka mag-i-store ng mga files, okay? So meron tayong tinatawag na RAM, meron din tayong tinatawag na ROM, saka meron din tayong mga extendable na mga memory storage, no, yung mga USBs, okay? So, yung hard disk natin na ginagamit. Okay? So RAM, ano ba tong RAM? Okay? It is the short-term memory ng ating computer. Kapag nalalaro tayo ng game, okay? So ganito, nag-open tayo ng maraming tab, nag-open tayo ng game. Yung RAM niya is limited, 4 gig for example. Napuno na yung 4 gig. Pagkaabot niyan sa sukdulan, maglalag na ngayon yung laptop nyo. Itong laptop ko, this is a 16 gigabyte yung RAM niya. Okay, yung RAM niya is in-extend ko from 8 gig, ginawa kong 16 gig. Purposely para hindi siya maglag during editing of videos, in editing of photos, kasi mahilig ako sa mga ganyan eh. Then gaming, minsan naglalaro ako ng Counter-Strike, gusto ko na hindi siya maglag, tsaka yung frame rate niya maganda, no? Depende din kasi yan sa graphics card. Okay, so that is the random access memory, a volatile memory that holds instructions and data of currently running program. So pansin nyo, kapag nag-open kayo ng napakaraming tab dyan sa inyong Google Chrome, tapos na Ctrl-Alt-Delete kayo, makikita nyo dyan sa processes niya yung consumption niya ng RAM, no, percentage or ilang RAM yung ginagamit niya. That is the random access memory. Ginagamit siya during operation. Lahat ng mga application na naka-open dyan, gumagamit yan ng RAM. Okay? So, yung read-only memory naman, hindi nyo mai-edit. Okay? Non-volatile memory type. Okay? So, yung ROM, dyan nakalagay yung inyong operating system na hindi nyo pwedeng i-delete. Kasi, isang code lang yung ma-delete nyo dyan. Baka hindi na gumana yung computer nyo. Isang code lang yung ma-modify nyo yan, baka hindi na gumana. Okay? That is read-only memory. Okay, so drive C. Okay? Meron din tayong drive D. Meron tayong drive D. Kung hindi naka-partition yung drive nyo, isang kwan lang. Isang letter lang yung makikita nyo dyan. Okay? So, meron tayong hard disk drive. Ito yung luma. Okay, medyo mahina din yung processing niya. Tsaka yung bago, meron tayong SSD, yung solid state drive. Okay, ito yung bago. Okay, pen drives naman yung mga USB, yung maliliit. That is, yung output function naman, for example, itong monitor. This is a output function. Yung speaker, that is output. That is the basic functions of computer. Dito tayo sa other components of computer system. Siyempre, meron tayong computer case para hindi mag-build up yung alikabok sa loob, no, sa motherboard. Okay, sa motherboard naman, this is just a printed circuit board na nakalagay yung mga chip, nakalagay yung RAM, okay, and all other components, yung mga resistor, capacitor, and anything, dyan nakalagay sa motherboard. Kaya pag sinabi ng technician na sira yung motherboard, that doesn't mean na buong board yung sira. It's either na ibang components yung sira. Either may butiki doon, no? Dati yung mga TV na parang yung malaking TV sa likod, laging napapasukan ng butiki. At pag namatay yung butiki doon, masisira yung TV. Okay? Yung dumikit sila sa motherboard. Okay. So graphics card, para maganda yung pag-move ng graphics sa screen nyo, that is the purpose of graphics card. Power supply, there's nothing confusing about this. Monitor, keyboard, tsaka mouse. Okay. So dito tayo sa notes, meron dito yung mga memories. Pag sinabi nating bit, that is a shortcut for binary digit. Okay. Ito, hash values, ito rin yung tinatawag na fingerprints for files. Lahat ng files nyo may hash values. Tsaka yung computer uses binary numbers 10100011111. Yun lang yung binabasa nila. Okay? The word bit is an abbreviation for binary digits. So, let me zoom in.
Okay, so 1 bit is mean that means binary digit. Okay, so 1 byte daw is 8 bits, 1 kilobyte is 1024. So yung sabi nila na 1000 MB is 1 gig, mali yun, kasi yung 1 gig is 1024 MB. Okay, 1024. Okay, yung pinakamataas daw is gigabyte, no? You can memorize this kung gusto nyo. Gigabyte is the highest memory. Okay, yung laptop mo is 1 gigabyte. Diba? Mayayamanin ka nun. Okay, so zoom out. Okay, so let's proceed to RA10175. Ito na yung low natin, no? Ano bang purpose ng low na to? Para maging conscious tayo sa mga pinagagawa natin online na para hindi tayo makasakit ng damdamin ng iba, para maging conducive for development yung ating cyber, yung ating internet, yung ating social media, kailangan natin ng pertinent laws, no, para maging safe yung ating pakikilahok sa larangan ng pakikipag online at pakikipag Facebook. Okay, para maging safety, no, to prevent cybercrime, no, para din mag-provide ng way for the investigation, okay, to allocate the duties and responsibilities of the government, to make the cybercrime coordinating center, okay, CICC, nandito yung CICC, wait lang ha. Tingnan natin kung anong meaning ng CICC kasi medyo nakalimutan ko na. CICC. Okay. So, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. CICC. Okay. So, medyo nagkakarambulan na yung kan sa isip ko. So, naisip ko tuloy yung JDWC, yung Juvenile Justice and Welfare Council. So, CICC is Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Okay, so access. What do we mean by access? So, meron kang access dyan sa laptop niya. Yes, meron. Do you have a right? Okay? Yes, pinayagan niya ako kanina. Pero hanggang saan lang ba yung right na binigay niya sa iyo? Hanggang dito lang sa Google Chrome. O bakit nag-open ka dyan sa files? That is illegal access. Okay? Pag sinabi nating access, that refers to instruction, communication with, storing data in, retrieving data from, or otherwise making use of any resources of a computer system or a computer network. Yan yung meaning ng access. Okay? Tsaka, meron tayong tinatawag na illegal access. No, walang authority, wala kang court warrant, wala kang permission galing sa owner. Kumuha ka ng kahit ano dyan sa laptop niya, cellphone niya. That is illegal access. Or if you are allowed to go just on that app, no, Google Chrome, dyan ka lang, mag-browse ka lang ng Facebook. Huwag kang mag-open ng kahit ano. But you opened another app. That is also illegal access. Pag sinabi nating alteration, any type of modification, binago mo yung laman, okay? Nag-delete ka, nag-add ka, that is modification. Communication is the transfer of data from one computer to another, that is communication. Computer naman, yung mga devices na capable of computing, no? Pwedeng mag-store, pwede kang mag-retrieve ng mga data. Okay, that is a computer. Computer data naman is the most basic na ina-analyze ng ating computer. Okay? So, computer program naman, pag ginawa mo to, ito yung mangyayari. That is a program. Okay? Kapag nag-input ka dito sa keyboard, ito yung lalabas. That is a program. Computer system naman is a connection of components. It's either one computer with many components or computer to computer. Click. That is the computer system. Yung without a right, we have discussed that earlier, no? Doon sa access. Cyber, pag sinabi nating cyber,
that is connected to the internet. Kasi hindi natin pwedeng tawagin na cyber kung hindi nakakonect sa internet. Pero yung computer, pwedeng nakakonect, pwede namang hindi nakakonect sa internet. Computer pa rin yung tawag natin dyan. Pero pag the word cyber, dapat nakakonect sa internet. But we made sure na yung cybercrime, that doesn't mean na dapat nakakonect lang sa internet. Kasi pag sinabi nating cybercrime, that includes not just connected to the internet, but also yung computer na ginagamit as an assistance to commit a crime that is punishable under the Revised Penal Code or in any of our special laws. Critical infrastructure, yung mga computer data na malaki yung impact sa government, sa ating nation, sa mga tao kapag nag-leak, that are called as critical infrastructure. In our dito sa physical, no, hindi sa cyber world, okay? So mga critical infrastructure, pag tinawag natin critical infrastructure, that means yung mga tulay, power grids, power supply natin, mga poste ng kuryente, telecommunications tower, that are critical infrastructures that needs to be protected at all times. Cybersecurity naman, it refers to collection of tools, policy, risk management. Okay? One of the steps, no, para maging secured tayo in the cyber world is to prevent the cyber crimes. So, punta muna tayo dito sa prevention, nasa last. May mga tips dito for prevention. So, first, keep your software and operating system updated. I-update nyo parate yung inyong software, ang inyong operating system. Okay? Kasi yung mga operating system nyo, example, Windows, Apple, may nare-receive sila ng mga update. Ito yung mga bagong virus ngayon. So, i-incorporate nila, mag-modify sila ng OS nila, tsaka i-re-release nila yung update para smooth yung run ng inyong computer. Okay? So, yung mga antivirus nyo din, so, sabi dito, use antivirus software and keep it updated. Yung Windows, may dedicated na antivirus software naman siya. Okay lang, diba? At nag-a-update siya at nag-run siya sa background. Anytime na may dinownload ka online, automatic niyang chine-check yon. At pag may nakita siyang malicious, okay, binablock niya. Third, use strong password and two-factor authentication, yung OTP. Yung strong password nyo, dapat hindi strong na S-T-R-O-N-G lang yung ilagay nyo sa password. Okay? So, dapat lagyan nyo ng mga special characters. Okay? So, numbers, no? Combination, no? Never open attachment in spam emails. Yung mga nare-receive nyo dyan sa mga spam emails, huwag nyong basta-basta i-open. Okay? Unless you are sure na galing yan sa legitimate source. Okay? So, that is the fourth tip. Next, do not click on links in spam emails or untrusted website. Huwag padalos-dalos sa pag-click, no? May mga clickbait kasi dyan, eh. Okay? So, bagong-bago, mainit na balita, i-click mo lang yung link. Okay? So, scandal ni Kuan, scandal ni Kuan. Diba? Pagka-click nyo, ilagay nyo yung email nyo para ma-receive nyo kasi isi-send namin. Okay? So, pag-receive mo sa email, nag-click ka dun, then, vulnerable na yung computer nyo. Do not give out personal information unless secure, okay, doon sa social media. Mahirap namang pigilan to. Kasi may iba kasing fame war, yung sinasabi kong fame war. Contact companies directly about suspicious requests. Pag may tumawag sa inyong nagpakilalang Globe, tumawag kayo sa Globe, i-verify nyo kung totoo ba yung pinagsasabi niyan. Be mindful of which website URLs you visit. Yung HTTPS, okay, yung secured socket layer, dapat ganun yung nasa web address. Okay? Kasi kapag meron S dyan sa HTTP, that means that the admin or the owner of the website, nag-subscribe siya sa SSL. And lahat ng input nyo dyan is magiging encrypted. Keep an eye on your bank statement. Kasi nga, monetary gain is one of the motive of the cyber criminals.
So, keep an eye on your bank statements. Baka hindi nila diretsong ubusin yan, no? Patigi-tigi para hindi sila mahalata. Okay? So, that is one step to be secured in the cyber world. So, balik tayo dun sa definition. Okay, so next, we have the database. Itong database is lagayan lang ng mga data. Okay? Nothing confusing about that. Interception naman, when in flight. Okay? So, yung data, computer data, during transit, no, during sending, ini-intercept, no, dun sa kalagitnaan, kinukuha natin kung ano yung message niya papunta sa kabila. That is interception. Service provider naman, it refers to Globe, Smart, Dito, Facebook, no? Lahat na may na nagmamay-ari ng company na ginagamit mo, no, sa social media or yung ginagamit mo sa for text and for calling, that is the that are the service providers. Okay? Pag sinabi natin subscribers information, hindi pwedeng i-request ng PNP or NBI to dyan sa mga service provider. Kasi naglalaman yan ng pangalan, no, mga content data, pictures. Okay? So, yung non, yung traffic data naman or non-content data, no, yung laman niya lang is oras. Okay? So, oras, kailan sinend, saan sinend, saan galing, saan papunta, pero walang pangalan, walang images, okay? Duration ng tawag, okay? That is traffic data or non-content data, okay? So, dito sa subscriber information, kung gusto mong malaman kung sino yung nag-send, sino yung tinawagan niya, you need a court warrant, okay? At meron lang tayong 8 korte na pwedeng mag-issue ng court warrant, no, na papunta doon sa service provider. Tsaka meron lang tayong 8 korte na pwedeng mag-issue ng warrant to seize, search, and examine computer data. Tingnan natin yung 8 na courts. Okay? So, Manila, Pasig, Quezon City. Okay? So, nasa na ba yun? Cagayan de Oro City, Cebu City. Ah, ito. Okay. Manila, Makati, Quezon City, Pasig, Iloilo, CDO, Cagayan de Oro City, Cebu, and Davao. Okay? So, we are done with this. Okay. Cybercrime offenses. So, meron tayong 3. At may dinagdag tayo dito pang 4, yung other offenses. Yung first is offenses against CIA or confidentiality, integrity, and availability of computer data. Okay? And data and systems. Okay? So, violation of confidentiality, no? Alam nyo ba yung fruit of poisonous tree? Di ba? Alam nyo naman, di ba? Lahat ng makukuha nating evidence na hindi dumaan dun sa procedure, no? Sa procedural due process na tinatawag natin, no, especially kung that is violation of the privacy, nung kinuna natin ng information, that cannot be used as an evidence in any court or any proceeding. Okay, so first, illegal access, yung sinabi na yung diniscuss ko kanina na access, no, when done illegally, that is illegal access. Okay, that is an CIA offense. Illegal interception, bawal mag-wiretap pero nag-wiretap ka, nag-install ka ng bagong device dyan. That is considered as illegal interception. Data interference naman, reckless alteration, damaging deletion, no? Sinira mo yung computer data, dinilit, dinagdagan, inalter, no? Any modification on that data, that is data interference. System interference naman is sinira mo yung computer niya to be rendered as totally incapable of doing its normal processes or partly, okay, total or partly na sinira mo yung kanyang computer. Okay,
So, misuse of device, no? Nagbebenta ka ng mga bagging devices, no? Or gumagawa ka ng mga bagging devices. Nagbebenta o bumibili, nag-i-import, nag-distribute ng mga ganun, no? Mga tools for committing cybercrime. Okay? That is misuse of devices. Okay, so possession of that item, itong mga item na to, no, included dito yung mga computer password, okay, email addresses, access codes, and similar data na dapat personal in nature, no, private in nature, nasa iyo yun. Okay, so that is misuse of device. Okay, so cyber squatting, na pag-usapan naman natin kanina, and we don't need to discuss this any further. Okay, punta tayo dito sa susunod. Kasunod, diba? Itong computer-related. Tsaka, first, ano bang kaibahan ng computer-related offenses and content-related offenses? Kapag sinabi natin computer-related offenses, you use a computer to perpetrate your crime. Okay? That is computer-related offenses. Kapag naman content-related, yung mga pinopost nyo online, no? Yung ginagamit nyo for cyber libel, that are content-related offenses. Computer-related offenses, no, computer-related forgery, no, gumamit ka ng computer para pagmukhaing authentic yung isang document, no. Okay? So, regardless whether or not the data is directly readable and intelligible, okay, the input, alteration, or deletion of any computer data without right resulting in inauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes. Okay? So, that is computer-related forgery. The act of knowingly using computer data, which is the product of computer-related forgery, as defined herein for purposes of perpetuating a fraudulent or dishonest design. Okay? Kahit hindi siya legal for legal purposes, but you use it para manggansyo, manglamang sa mga tao. Okay? That is computer-related forgery. Computer-related fraud, the unauthorized input, alteration, or deletion of computer data or program, or interference in the functioning of computer system, causing damage thereby with fraudulent intent. Okay? Damage has yet been caused. The penalty so shall be 1 degree lower. That is fraud. Okay? Computer-related identity theft. Na-discuss na din natin kanina yung identity theft. Okay? Content-related offenses. Okay? So, cyber sex. So, siguro may nabasa na kayong ganito, di ba? Read, parespito, photo, no talk shit, legit only. Vital statistics daw is 36. Sexy, diba? So, 24 years old, 164 centimeter in height. What you see is what you get from España, Manila. Okay? I don't think this is a cyber sex. But, okay? So, ito yung mga nagbibenta ng laman eh. Through online, diba? Through text. Through messenger na yung kuan nila ngayon. Yung galawan. Okay? So, child pornography, na-discuss na din. Then, unsolicited commercial communications, na-discuss na din natin kanina. Okay, so let's proceed dito sa kasunod. Itong libel. Okay? So, zoom in natin. Okay, Pacquiao versus Quiboloy. Senator Manny Pacquiao files cyber libel case against Pastor Quiboloy daw. Okay, so, may mga notes tayo dito regarding sa online libel. Okay, so libel is defined, no, on Article 355 of the Revised Penal Code. The unlawful or prohibited acts of libel as defined as amended committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future. Okay, so in addition lang dun sa definition ng libel dun sa Article 355 ng Revised Penal Code. Now, when it is committed through a computer system or any other similar means which may be devised in the future daw. Okay? So, advance yung ating Republic Act 10175, no? Kahit ano pa in the future,
siguro kahit yun sa virtual reality, okay, yung may virtual reality headset na, di ba, na kinakabit dito sa mata para makipag-interact tayo ng parang na tunay na buhay, no? Okay, in person talaga, no, no, true virtual reality. Okay, so sharers are not liable unless they put additions. So take note of this, nag-share lang, walang inad, sharers are not liable. Okay, pati yung mga nag-comment kung wala namang dinagdag doon sa fax. Okay, stating the name of the person in a post is not essential as long as they can be clearly identified, no? For example, sinabi mo yung kasamahan kong na-assign sa ganito, yung pangalan nag-start sa letter C, for example. Okay, so ganyan, no, yung may nunal sa mukha or yung may piklat sa noo. Okay, as long as that person can be clearly identified, that is cyber libel, okay, or libel. Okay, so take note na greater ang penalty kapag libel. Okay, dito naman sa US versus Bustos, no, kasi prone yung mga government officials natin sa mga unjust accusation, no, mga unjust hostile accusation. Alam nyo naman, di ba, dati si President Duterte, kahit anong galaw niya, pinupuna, no, especially ni Senator Richard Gordon, no. Sabi niya dito, no, bakit di nyo ipagtanggol ang taong bayan, yung pinagtanggol nyo yung mga taga-Parmali, regarding to doon sa mga PPEs na binili doon sa Parmali. Okay, so yung mga government officials, especially yung mga PNP members, no, maraming issue ngayon sa PNP. Yung mga PNP, laging na pupunayan ng populace ng taong bayan. Okay? So, once you are a government employee daw, dapat huwag kang masyadong balat sibuyas. Okay? So, nakalagay dito, no? Huwag masyadong too thin skin. Huwag masyadong manipis yung balat, no? Butin lang yung police, no? Kami, train kami para maging makapal yung mukha kahit anong sabihin ng taong bayan. Kasi during training, pinagtatawag kami ng kahit ano, no? Na kung sa outside world pa yon, no, sa civilian mind, okay? That is already bullying, okay? Name calling somebody, okay? Na bali yung tao is tinatawag mo ng kahit ano, okay? Tinatawag mo pang bobo. Okay, so yung mga ganun. Okay, so as a government employee, dapat di daw tayo masyadong balat sibuyas, especially kung yung accusations naman, yung allegation is regarding dun sa trabaho. Okay, so unless na lang yung tinitira sa'yo is personalan, no, just like yung kaso ni Enchong Di, no, na tinitira niya ngayon yung congresswoman na nagpakasal, diba, pinost niya ngayon. Tapos, sabi niya, pera daw ng taong bayan yung ginamit dun sa kasal. Okay? So, yun, medyo personal yung atake ni Enchong Di. Okay? So, makikita nyo din dyan na yung sharer tsaka yung mga nag-comment, no? Yung dalawa is hindi nabigyan o hindi na warrant, no? Hindi sila na-issuehan ng warrant o pares, no? Tanging si Enchong Di lang. Tapos, nag-surrender siya sa NBI. Okay? So, napakalaki, no? 1 billion yung fine na hinihingi. Civil damages, tsaka yung tinatawag na exemplary damage. Pag sinabi natin exemplary damage, meaning para hindi pamarisan ng ibang tao. Para maging example sa iba. Okay? Maging deterrence, general deterrence, tsaka meron din tayong specific deterrence, 'di ba? Dalawang klase ng deterrence. Pag sinabi nating general deterrence, 'yun yung effect doon sa mga taong nakakita. Pero pag sinabi naman nating specific deterrence, doon sa tao mismo, okay? So, deterrence kang Enchong Di, that is specific deterrence. Deterrence doon sa mga taong nagbabalak pa na manira online, that is general deterrence. Okay?
So sabi sa US versus Bustos, no, yun dang mga hostile and unjust accusation can yung wound, okay, the damage that has been done by that can be assuaged by the balm of a clear conscience. Okay, kung clear naman yung konsensya, natandaan ko tuloy yung nakayelo na bakla na nagnakaw ng phone doon sa estante yung nakalagay, tindaan, binulsan niya. Sabi niya, dahil clear daw yung kanyang konsensya, siguro naman nakita niyo sa Facebook yan. Okay? So, kung clear naman yung konsensya mo, no, tinitira ka dahil dyan sa trabaho mo, okay lang. So, as long as your conscience is clear. Ang problema dyan is kung hindi clear yung conscience. Diba? Kapag di clear yung conscience, tanggapin mo na lang kung ano yung binabato sa inyo. Kung may magkaso sa inyo, may maging complainant kayo, or nominal complaint. No, for example, yung PNP mismo yung nagkaso sa'yo dahil sa ginawa mo, kasi na-post ka sa Facebook na lasing na lasing, that is hindi ka tanggap-tanggap, at that is conduct unbecoming a police officer. No, bit-bit mo pa yung service firearm mo, nagpagulong-gulong ka dyan sa kalasingan, that is unacceptable act. Okay? So, what to do daw kung may akmang naninira sa iyo online. Okay? So, screenshot mo yung message, tapos punta ka sa PNP or sa NBI para maka-file ka ng formal complaint. Okay? So, other offenses, aiding or abetting, no? Tumulong ka nun sa commission ng cybercrime. Then, attempt in the commission of cybercrime, no? Possession of bagging devices, possession of email lists that are supposed to be confidential, okay? That is attempt in the commission of cybercrime. So, take note na lahat ng crime that are punishable by the Revised Penal Code and other special laws, kapag kinumit siya with the aid of a computer, the penalty will be higher. Okay? So, yung 8 courts, so remember, what is the purpose of 10175? Para maging conducive for development yung ating cyber world, no? For acceleration and para ma-accelerate yung development natin. Tsaka rational application and exploitation of ICT. Para maging conscious tayo dun sa mga pinaggagawa natin online. To prevent cybercrime, to provide for the process of investigation and prosecution. Okay? So, what are the enforcement agencies' tasks to enforce the law? We have the PNP, Anti-Cybercrime Group, then the NBI, Cybercrime Division. Okay? Yung dalawa lang na to ang mainly na task for this. What are the duties of the law enforcement agencies to ensure that the technical nature of cybercrime and its prevention is given focus? Kasi nga itong cybercrime is medyo bago pa. Okay? So, dati yung SOCO, nung bago pa lang sila, medyo nangangapa pa tayo, no? Nakikihalubilo tayo dun sa mga international na mga agencies for trainings and seminars, no? To maintain the integrity of the evidences and to how to examine, how to preserve, how to analyze data, no? Okay? So, dito sa cybercrime, there is also a move kasi yung RTC, yung kukuha ng jurisdiction ng mga cybercrime cases. There is a move now na there is a special court. No? Dapat daw yung judge is knowledgeable din dito sa technical nature ng cybercrime. Okay? So, he or she must have the trainings, no? So that he can understand the principles, no, the basics, the intricacies, no, complexities behind this new and very, very dangerous type of crime na pwedeng gawin kahit saan. Okay, that is cybercrime. So, can enforcement agencies collect data from service providers, no, traffic data,
no, pwede siyang i-request galing doon sa PNP or sa NBI. But kung kailangan na natin ng mga subscribers data, no, kailangan natin ng court warrant. Service providers are required to cooperate and assist law enforcement within 72 hours from receipt, no, na receive nila yung warrant galing sa court. Dapat maiproduce nila within 3 days, no, 72 hours yung information na nire-require na court warrant. The court warrant required under this section shall only be used or granted upon written application ng examination under oath or affirmation by the applicant. Okay, the same as the search warrant. What are the effect of the court warrant that was issued? Okay, 72 hours dapat na from receipt of the order in relation to valid complaint officially docketed and assigned for investigation. Dapat makapag-disclose na sila or submit subscribers information. Is there a search and seizure warrant for cyber crimes? Yes, we have WSSECD, warrant to seize, search and examine computer data. So ito yung mga gagawin na within the period to secure computer system. What is the purpose of WSSECD? To secure a computer system or a computer data storage medium, to make and retain copy, yung tinatawag natin na forensic image or forensic copy, to maintain the integrity of the relevant stored computer data, to conduct forensic analysis or examination of the computer data storage medium, and to render inaccessible or remove computer data. So yung mga inaccessible, remove, or yung may mga password, okay, pwede ding galawin yan, no, through this WSSECD. Who has jurisdiction? We have the RTC, but there is a move na, no, na may specially trained judge to handle cybercrime cases. What are the component competent authorities? We have the DOJ, tsaka yung sabi kong Cybercrime Investigation Coordinating Center. So sa planning, no, under siya ng DOJ. For the planning, coordination, mga administrative duties, no, para para ma-implement ng mga member din nila doon sa baba. Nandyan yung ating Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yung purpose nila is enumerated, I mean. So, narito, to formulate national cyber security plan. Okay? Yung mga gawain ng NAPOLCOM, no ba? Sila yung nagbibigay ng program doon sa ating PNP. Just like here, no, under yung PNP at NBI natin dito, okay, sila ang nagpaplano kung ano yung dapat gawin para ma-enforce yung ating cyber security plan, para to lessen those cyber crimes, para ma-educate yung mga tao, okay, to monitor cybercrime cases being banded as by participating law enforcement prosecution agencies. Okay, so to recommend the enactment of appropriate laws kung meron silang gustong baguhin doon sa Republic Act 10175. Okay, so Cybercrime Investigation Coordinating Center. So there is a scenario here, no, yun daw policeman nasa labas ng duty. Sa loob ng mall, may dressing room. Yung mga babaeng nagbibihis doon, may nakita silang lalaking nagtitake ng video. Okay, voyeurism. So, ano yung gagawin dapat nila? Okay, so, yung ginawa nila, tumawag sila ng guard. Yung guard naman tumawag ng police. Tsaka, dinakip yung tao. Okay? So, can the police officer examine the cellphone? Okay, the answer is no. Kasi nga, kailangan ng warrant to do that. Okay? What are the requirements for the warrant to examine? The device is lawfully acquired. Okay, procedural pa rin yung process. Once na dito na comply, okay? So that will be all evidences na pwedeng makuha dito is a fruit of poisonous tree, okay? Forensic examination is needed. Okay? Kailangan bang i-examine 'yan? Yes, kasi nandiyan yung sinasabi nilang images or videos na nakuha ng tao doon sa dressing room. Probable offense involved. Ano ba yung offense na na-involve? Is voyeurism. Okay, relevance of data, kailangan ba talaga yung data dyan? Kung hindi, di huwag nyo nang i-examine yan. Okay, description of the data sought. Okay,
circumstances surrounding the lawful acquisition. So, paano mo nakuha yung cellphone? What to do if the offender is abroad, no? Through the Cybercrime Investigation Coordinating Council, magko-coordinate sila doon sa Cybercrime Division naman ng bansa kung saan yung the offender is there. Kasi itong cybercrime is a transnational crime, no? It moves, it respects no border. Okay, yung taga-America pwede tayong ma-hack dito, yung tayo naman pwede natin ma-hack sila, yung taga-Russia pwede lang i-hack yung taga-Ukraine. So that's a transnational crime. Can search include deleted, encrypted, or password protected files in the storage? Yes, the answer is yes. Pwede nilang i-open yun. When can off-site search be made? Pag sinabi natin off-site search, meaning yung search na wala na dun sa pinagkunan ng computer. Okay? I mean, when can off-site search be made? Kailan daw tayo, kailan daw natin pwedeng dalhin yung computer na na-seize galing dun sa area, papunta dun sa ating opisina, laboratory, or... okay, so that's it. Kung large masyado yung data, yung data is masyadong malaki, yung data is medyo marami na imposible nating ma-examine dun sa site. Technically impossible to copy data without seizing the computer. No, hindi makakopy yung data daw na nandun sa computer for analysis. No, kailangan natin dalhin sa laboratory. Presence of passwords. Oh, may password. Di natin ma-open. Pero dun sa opisina, may pang-open tayo ng password. Okay? Amount of time required to do the search. Search cannot be made on-site. No, for example, maulan or malindol. Okay? So, magulo dun sa lugar. So, wag natin dun i-conduct ang search. What must first be done by the law enforcement on-site? First, make a forensic image. Okay? Ika-copy natin yung buong laptop, yung anong laman niya. Kasi it is too risky na yun mismong computer na dapat ina-analyze natin, i-examine natin, yun yung mismong ini-examine dun sa site. So, kailangan nating mag-copy. Okay? Limit the search to what was specified in the warrant. Kung ano yung nasa warrant, yun lang. Okay? So, kung nagsisearch ka ng for hacking, for example, and during the search, meron kang nakita ang child pornography, that is not included in the warrant. Okay? So, di natin kailangan galawin yun. Okay? Find only what is alleged in the warrant. Okay? Try not to seize the computer if search can be made, can be done on site. Kung pwede namang i-search dun sa site, dun na lang. Okay? Huwag na nating dalhin sa opisina. What should be done with the computer peripherals, yung mga connection niya? Meron kasi tayong tinatawag na bagging and tagging. Kung saan nakasaksak yung cord, lagyan natin ng letters. Tsaka din yung cord, lagyan din natin ng letters. Okay? Kung kung naka-on yung computer during your entry to the place, huwag nyong i-off. Pwede nyong tanggalin diretso dun sa plug. Kasi merong mga processes na masisira doon. Mas mabuti nang nakasave siya. Okay? Kasi pag tinanggal mo doon sa plug, okay, there is a possibility na ma-retain kung ano yung nasa loob. Unlike kung ipa-proper shutdown nyo, baka meron pang maburang mga iba. Okay? So, kung naka-on, leave it as naka-on. Kung naka-off, leave it as naka-off bago na dalhin doon sa opisina. Okay? Tagging, itatag nyo yung mga wires para hindi magkabali-baliktad. Okay? For example, dito, I have 3 USB slots. Kung saan nakalagay yung mouse, dapat dun nyo lang din ilalagay. Kung saan nakalagay yung keyboard, dun nyo lang din i-coconnect yung USB. Okay? In the course of the valid search involving computer fraud, okay na to. So, what are the activities allowed in WSSECD? Interception of communications and computer data. And it must be fully disclosed to the owner. Only those related to the subject matter. Okay? The same explanation as this. Then, a relation must be explained.
What are the remedies of a person whose computer system has been seized? Na-seize daw yung computer niya, anong dapat niyang gawin? Pwede siyang mag-file ng motion for return para ma-sauli sa kanya yung computer niya. Forensic image, okay, so sabihin niya na nakapi na yung laptop ko, may forensic image na. Can I have my computer? Dahil pwede niya ding sabihin na no lawful ground yung pagkakakuha, no? Hindi valid yung warrant to search, seize, and examine computer data. Then, necessity to recover possession. Meron kang mga importanteng files, importanteng gawain na dun mo lang magagawa sa kuan mo, sa laptop. Okay, so that's all for cybercrime. Then, let's proceed to environmental laws.